Bridge for Love, paspas ang takbo ng sasakyan ni Iris. Sinasabayan pa iyon ng malakas na tugtog mula sa kanyang car stereo. Nakababa ang bubong ng kanyang kotse, kaya halos lahat ng taong nadaraanan ni Iris ay napapatingin sa kanya. Sinasabayan din niya ng pagkanta ang tugtog habang bahagyang niyuyug-yug-yug-yug ang kanyang katawan. Malakas siyang kumakanta. Biglang bumagal ang takbo ng mga sasakyan sa unahan nang nasa highway na siya. Muntik pa nga ni Iris mabundol ang nasa unahang sasakyan kung hindi siya maaga na nakapagpreno. Otomatikong napatigil sa pagkanta at nagulat ng maramdamang bahagyang nabundol ang likuran ng kanyang sasakyan. What the hell? Itinigil ni Iris ang kanyang sasakyan at nakataas noong bumaba. Wala naman siyang nakitang damage sa likuran ng kanyang kotse, ngunit hindi pa rin niya mapapalampas ang nangyaring iyon. Nakatigil na rin ang sasakyang nakabuntot sa sasakyan ni Iris. Sabay-sabay nang bumusina ang mga nakasunod sa kanilang sasakyan. Palibhasa nakaharang ang mga sasakyan nila sa daan, subalit sa huli ay may mga nakasunod na rin sa kanila ang umiwas at naghanap ng ibang namadaraanan upang hindi maantala ang biyahe. Walang pakundangang kumatok si Iris sa tagiliran ng salamin na pula nang hindi man lang bumaba ang nagmamaneho niyon. Get out of there, stupid! Inis ni Iris na sabi. Walang bumaba mula sa kotse. Sa halip ay ang bubong ng sasakyan ang unti-unting bumaba hanggang sa malantad ang mukha ng lalaking iyon. Saglit si Iris na tigilan. Dumating na si Hector Zaragoza. Now I know. Nagtagis ang mga bagang ni Iris. Isang Zaragoza palang bumangga sa sasakyan ko. Tinanggal ng lalaki ang suot na shades at naglantad ng magaganda at bumbay na mga mata. He was wearing a short-sleeved shirt. Nagkukumawala ang muscles sa braso ni Hector. Hindi pwedeng hindi bumaba ang tingin ni Iris sa malapad na katawan ng lalaki bago muling tumaas ang mukha nitong artistahin. It's not my fault, sabi ni Hector. Bigla kang pumreno. Hindi ko alam na magpepreno ka. Samantalang ang bilis mong magpatakbo ng sasakyan. Hagibis kang magpatakbo. I'm sure. Yamot na sabi ni Iris. Alam mo kung sino sa ating dalawa ang mahilig umangkin sa kalsada, Miss Salvador. Masyadong malakas ang music mo kaya siguro hindi mo naririnig ang busina sa likuran ng sasakyan mo. Nagngingit-ngit sa inis na sinulya pa ni Iris ang kanyang kotse. Patuloy pa rin ang malakas na tugtog mula sa kanyang car stereo. Ang sino mang lumapit doon ay tiyak na mabibingi o masisira ang eardrum. Lumapit sa Iris doon at pintay ang tugtog. Bago nakapamaywang na bumalik sa harapan ng kotse ni Hector Zaragoza. So, what now? Nakataas noong tanong ni Iris kay Hector. What now? Umiling-iling si Hector bago umiti ng nakakaloko. E di itabi mo ang sasakyan mo at nang makaraan ako. Sa tingin mo, ganun lang yun kadali? Nagtaasa ng mga kilay ni Iris. Sa akala mo, mapapalampas ko to? Ako pa na isang Salvador. Yeah, sure. Tatangot-tangong sagot ni Hector. Munti ko nang makalimutan na nanggaling ka nga pala sa pamilya ng mayayabang at walang dino, Diyos, kundi ang mga sarili. Sure, I know na hindi mo basta-basta mapapalampas ang nangyaring ito, maski na ikaw ang may kasalanan dahil ugali niyong gamitin ang pera at kapangyarihan sa kahit anong sitwasyon. And look who's talking. Bahagyang inilapit ni Iris ang kanyang mukha kay Hector. Hindi yata ang pamilya Salvador ang tinutukoy mo, kundi ang pamilya Zaragoza. Ang pamilyang pinanggalingan mo na mamamatay tao? Pinatay ni Hector ang makina ng sasakyan bago bumaba. Napalunok si Iris nang sa harap na niya ang malapad na dibdib ng binata. Kailangan pa niyang tumiyad upang maabot ang mukha ni Hector. Hindi mamamatay tao ang mga Zaragoza. Mariing pagtatama ni Hector. Says you. Itinaas niya ang kanyang mga kilay. But that's not the issue here right now. Bayaran mong damage ng sasakyan ko. What? Muling napailing si Hector kasabay ng sarkastikong ngiti sa mga labi. Marunong akong tumanggap ng pagkakamali, Miss Salvador. At alam ko ngayon na hindi ako nagkamali kundi ikaw. You're the only woman in this town who always break rules and regulations. Hindi ba't ikaw pa ang nagtanggal ng karatulang one-way
sa Quinto Street para makapag-shortcut ka ron? And besides, sumulyap si Hector sa kotse niya. Where's the damage of your car? I said, bayaran mo na ang na-damage mo sa sasakyan ko. Mariing sabi ni Iris. Or else? Or else what? Isusumbong mo ako sa tatay mong mayor? Napangiti muli ang binata. Well, kailan mo nga naman hindi ginamit ang kapangyarihan ng tatay mo para makapag-reyna-reynahan ka rito? Hindi kasama sa usapang ito ang dad ko. Napipikon ang sabi ni Iris. Ikaw ang una nang dadami sa pamilya, di ba? Bahagyang lumapit sa kanya si Hector. Idinamay mo, hindi lamang ang pamilya ko, kundi ang buong angka ng mga Saragosa. Biglang natigilan si Iris. Bakit parang kay sarap amuyin ang natural scent ni Hector? Pinagsamang perfume at pawis ng lalaki iyon. Sa amoy pa lang, lalaking lalaki na. Sa hitsura, lalo na. Sabi nga ng mga kaibigan niya, makakalaglag pangaraw ang kagupuhan ng bunsong anak ng mga Saragosa. Magiging sinungaling si Iris sa sarili kung sasabihin niyang hindi. Pero nangako siya sa sarili na hinding-hindi mapapabihag sa karisma o kagupuhan ni Hector maski na ito na lamang ang natitirang lalaki sa mundo. You're staring at me, sabi ni Hector sa nagbubunying tinig. I'm not. Mabilis niyang tanggi. You are. May malawak na ngiti na bumakas sa maninipis at natural na mapupulang labi ni Hector. Are you attracted to me? You must be dreaming. Naningkit ang mga mata ni Iris. I don't want to waste my time talking to the most arrogant creature in Sampaloc. But it's not over yet, Mr. Saragosa. Manta ka. Pagkisabi niyon ay mabilis na si Iris tumalikod. You're attracted to the most arrogant creature in Sampaloc. May pagmamalaking sabi ni Hector habang patungo si Iris sa kotse niya. I'm very much pleased to know that. That's what you think. Kahit na maubos ang lalaki sa mundo, hindi pa rin ako magkakagusto sa'yo. Nilingon ni Iris Hector at inirapan bago siya sumakay sa kotse. Muli si Iris nagpatugtog ng malakas nang makasakay na sa driver's seat. Bye! Kumaway pa si Hector sa kanya. Dirty finger ang isinagot ni Iris sa binata bago pinatakbo ng matulin ang kanyang sasakyan. Nagpuputok pa rin ang butsi ni Iris sa inis nang makarating sa kanilang mansyon. Naratnan niya sa malawak nilang sala ang dalawa niyang kapatid na lalaki. Pabagsak na naupo si Iris sa single setter ng supa at yamot na niyakap ang throw pillow. What's the matter? Tanong ng Kuya Carlo niya na kasalukuyang nagbabasa ng magazine habang nakahiga sa couch. Si Kuya Carlo ang sumunod na panganay nilang kapatid. 29 years old, single, bulakbol at undergraduate. Si Kuya Carlo ang namamahala sa maliit na lupain ng kanyang papa na wala namang kinikita. May umargabyado ba sa bunso naming kapatid? Segundong tanong naman ni Kuya Sander niya habang naglilinis ng baril sa harap ng coffee table. 28 years old naman si Kuya Sander. Single, PMA kickout at walang ibang inatupag kundi makikipagbarkada. Somehow, may pagkakatulad silang magkakakapatid. Pare-pareho silang umaasa sa kanilang mga magulang. Isa-isang pinukulan ng tingin ni Iris ang mga kapatid. Nag-uumapaw ang pagkainis niya kay Hector Saragosa, ngunit parang gusto naman niyang protektahan ang lalaki na hindi matukoy na dahilan. Aaminin na ni Iris sa sarili na nalungkot siya nang lisanin ni Hector ang Sampaloc. Na sobra ang pananabik na umahon sa kanyang dibdib nang makita si Hector kanina. Isang taon na ang nakalilipas mula nang mangyari ang kaguluhang naging sanhi upang kamuhian ng kanilang mga ama ang isa't isa. Sis, sabay pang tanong ng dalawa niyang kapatid nang hindi kaagad siya sumagot. Napalunok si Iris ng ilang beses bago tumugon. Minakabangga lang ako sa kalye. Sabi ni Iris, bigla raw akong pumreno. Kasalanan ko bang walang distansyang nilagay sa pagitan namin? Nagkatinginan ang kanyang mga kapatid. May damage? Sabay na tanong ng mga ito. Wala naman. Mayabang lang yung taong nakabangga ko. Sino ba yon? Tanong ng Kuya Sander ni Iris sabay linga sa kanya. Hindi importanteng tao.
Naisip pa rin ni Iris na huwag nang patulan ang issue gaano man siya nainis kanina kay Hector. Marami nang nangyaring gulo sa pamilya niya at pamilya ng Zaragoza. Hindi niya dapat dagdagan. Sino nga? Pangungulit ni Kuya Sander. Imbis na sumagot ay umalis na siya mula sa upuan at diretsong tinungo ang hagdan. I'm asking you, Iris. Mahigpit si Iris pinigilan ni Kuya Sander sa braso. Dahilan para matigil siya. Ang Kuya Sander niya ang tipong hindi marunong magpatalo. Marami nang nakabanggang anak ng mayayaman sa Sampaloc at sa iba't ibang lugar ang kapatid niya. Kung hindi marahil mayor ang papa nila, ay baka matagal nang nakulong si Kuya Sander. Ang Kuya Carlo naman ni Iris ay sinudsunuran lang kay Kuya Sander. Hindi nga niya maintindihan kung bakit nagpapa-impluwensya si Kuya Carlo kay Kuya Sander, samantalang mas matanda naman si Kuya Carlo. Kung sa bagay, noon pa man ay mahina na talaga ang loob ni Kuya Carlo. Walang sariling paninindigan. Nang bumagsak sa ilang major subject noong college, hindi na napilit ni Kuya Carlo ng mama at papa nila na magpatuloy sa pag-aaral. He's not famous, sabi ni Iris. Wala kang mapapala sa kanya. Just answer me. Batid ni Iris ni hindi siya lulubayan ng Kuya Sander niya hanggat hindi niya sinasabi kung sino ang taong iyon, kaya napilitan na siyang magsalita. Si Hector Zaragoza. Saka lamang nagawang pakawalan ng Kuya Hector niya siya. That idiot. Who said that he's not famous? Kaya nga tayo galit na galit sa pamilya niya, diba? Isang Zaragoza ang nagpapatay kay Kuya Luis. Saglit na natigilan si Iris sa kinatatayuan. Natuon ang mga mata niya sa family picture nilang nakasabit sa dingding ng sala. Buhay na buhay ang Kuya Luis nila sa larawang iyon, ang panganay nilang kapatid. Mas malapit siya kay Kuya Luis niya kaysa sa dalawa niyang kuya. Her Kuya Luis was the most intelligent and responsible Salvador in the family. Isang abogado at topped sa bar exam. Naging matalik na kaibigan ni Kuya Luis ang panganay na Zaragozang si Ricardo Zaragoza, isa ring abogado. Ngunit dahil sa iisang babaeng nililigawan ng dalawa, nagkaroon ng lamat ang pagkakaibigan iyon hanggang sa kumalat ang balitang may tahimik na alitan ang dalawa. Nadagdagan pa ang alitan ng maging magkalaban ang dalawa sa korte. Nanalo ang kuya ni Iris. Natalo si Ricardo Zaragoza. Isang araw na aksidente ang Kuya Luis niya. Nabangga ng truck ang sasakyan. Lumabas na aksidente ang nangyari subalit ipinagpalipat pa rin ng papa nila na sinadya iyon. Sinadya raw ipabangga ni Ricardo Zaragoza ang kotse ng kuya niya sa driver truck na binayaran ng mga Zaragoza dahil sa inggit sa kuya niya. Napatunayan sa korte na walang kasalanan si Ricardo Zaragoza. Ilang buwan ang nakalipas ang aksidente ay ang sasakyan naman ni Ricardo Zaragoza ang nadisgrasya. Walang ipinagkaiba sa nangyari sa kuya ni Iris. Nabangga ang sasakyan ni Ricardo Zaragoza. Hindi nga lang truck kundi jeep. Ang masaklap kasamang mamatay ni Ricardo Zaragoza ang mama ni Ricardo at ni Hector. Lalong tumindi ang alitan ng kanilang mga ama at pag-aakalang ang bawat isa ang responsable sa aksidenteng iyon. Ipinagpalipat din ng kanyang papa na hindi binayaran ng mga Salvador ang drivers ng jeep upang banggain ang sasakyan ni Ricardo Zaragoza dahil namatay ang tsuper sa aksidenteng iyon. Lumabas pa rin na aksidente ang nangyari. Subalit nagpatuloy ang alitan ng pamilya Salvador at pamilya Zaragoza hanggang ngayon. Mabuti naman pala at umuwi na sa Sampaloc ang Hector Zaragoza na yon. Manda sa akin ang lalaking iyon. Ikinasa ng Kuya Sander ni Iris ang hawak na baril. What are you going to do? Tanong ni Iris. Tuturuan ko lang ng leksyon. Kuya, hindi pa namamatay ang isyo kina Kuya Luis at Ricardo Zaragoza. Pigil ni Iris sa kapatid. Naghahanap pa rin tayo ng ebidensya laban sa pamilyang yon. Pag may nagawa kang pagkakamali, baka tuluyan ng isa rang kaso at tayo pa ang lumabas na masama. Let's go, Kuya. Tila walang narinig na yakag ni Kuya Sander niya sa Kuya Carlo nila. Don't worry, sis. Nakangiti pang sabi ni Sander sa kanya. Hindi namin pupuruhan. Tuturuan lang ng leksyon. Napalunok si Iris. Kailan ba matatapos ang alitan ng dalawang pamilya? Hindi ka pwedeng magtagal sa Sampaloc. Mariing saad ng papa ni Hector na si Don Vicente Zaragoza.
Katatapos lamang makipaglaban ng fencing ng kanyang ama sa isang tauhan sa hasyenda. Matapos ipasa ang sword sa alalay ay naupo ang kanyang ama sa harapan niya sa garden set at inabot ang baso ng juice sa mesa. Naingayan ako sa syudad, papa. Katwira ni Hector. Gusto ko magbakasyon. Hindi naligtas sa lugar na Sampaloc, sabi ng kanyang ama. Hanggat hindi namamatay ang kaso ni Luis Salvador at ng kuya mo, hindi ka pwedeng magtagal rito ng matagal. Malaki ang galit sa atin ng pamilya Salvador, lalo na nang mawala ng saysay ang kasong inihain nila laban sa atin. Kung hindi sila makapaghihiganti sa legal na paraan, posibleng gawin nila iyon sa maras na paraan. Dalawa na ang nalalagay sa pamilya natin. Kaya nga kita pinayagang pumunta sa Amerika at doon magtrabaho ay dahil gusto ko tang iiwas sa gulo. Look, kung hindi na ito ligtas na lugar para sa mga Saragosa, then let's leave and find a safe place for us. Ipagbili niyo na ang lahat ng ari-arian niyo dito at lumipat tayo ng lugar. Hindi ganun kadali ang sinasabi mo. Uminom ng juice ang kanyang papa bago muling nagpatuloy. Pag ginawa natin yun, iisipin ng mga Salvador na mga duwag tayo, na umuurong ang mga buntot natin, na guilty tayo sa nangyari kay Luis Salvador, o takot tayo sa kanila. Well, kung sa bagay, hindi madaling pakawalan ang hasyendang ito. Napabuntong hininga si Hector. Sinubukan kong sundin ang sinabi niyo na magtrabaho ako sa ibang bansa, pero hindi pa rin ako naging masaya, papa. Alam niyong nandito sa hasyendo ang kaligayahan ko. Gusto kong ako ang magpatakbo nito gaya ng naipangako niyo sa akin. At hindi pa rin ganoon kadaling talikuran ang lugar na nakagisnan ko. Marami kami mga pangarap ni Kuya Ricardo sa Sampaloc. Napabakas ang pait sa mukha ni Hector sa pagkakaalala sa kanyang kapatid. Hindi tayo magkakaroon ng katahimikan hanggat nariyan ang mga Salvador, sabi ng kanyang papa. Lahat ng paraan ay ginagawa ni Mayo Salvador upang mapabagsak tayo. Pero hindi siya magtatagumpay. Ngumiti ito, bastustuhin ang kanyang papa. Matapag tingnan ang papa ni Hector dahil sa bigote nito at matang matatalim kung tumingin. Pag hindi pa niya tinigil ang paninirang ginawa niya sa atin, makikita niya kung paano ako magalit. Patuloy na sabi ng papa ni Hector. Naturingan siyang mayor, pero hindi niya kayang pantayan ang kapangyarihan at yaman ko. Magsusubukan kami kaya Hector, kailangan umalis ka ngayong araw din na ito. Mas makakabuting sa Amerika ka muna mamirmihan. May trabaho si Hector sa Amerika, pero nag-resign na siya nang magpa siyang umuwi sa Pilipinas. Isang paraan na rin iyon upang tuluyan na siyang makaiwas sa babaeng talo pa ang suwang kung pumulupot sa kanya. My decision is final, papa. Mariing sabi ni Hector. Lahat na ng bagay ay pinag-aralan ko sa Amerika, magmula sa makabagong teknolohiya hanggat sa iba't ibang klase ng self-defense. Pero parang hinihila pa ang mga paako pabalik sa lugar na ito. Ako pa rin ang dapat masunod sa ating dalawa, iho. Sabi ng kanyang papa. Napabuntong hininga si Hector habang iginagala ang paningin sa paligid. Nagkalat na ang gwardiya at bodyguards ng kanyang papa. Hindi katulad noon na isang gwardiya pa sa gate ay sapat na. Dekalibre na rin ang mga armas na hawak ng mga ito. Malawak ang kanilang lupain sa Sampaloc. Ang ilang ektarya ng mga iyon ay minanapa ng papa ni Hector sa mga ninuno nito. Ang ilan naman ay bunga ng sipag at pagod ng kanyang papa. Kilalang kilala ang mga Saragosa bilang magagaling na hasenderos at naniniwala siyang magiging isa siya sa mga iyon. Wala sa pagpapatakbo ng hasyenda ang puso ng Kuya Ricardo ni Hector kaya abuga siya ang napili ng kapatid sa kurso. Ngunit mabait ang kuya niya at may puso para sa maliliit. Kaya hindi si Hector naniniwala sa akusasyon ng mga Salvador na ang kuya niya ang dapat sisihin sa aksidenteng nangyari kay Luis Salvador. Hindi din naman tiyak ni Hector kung kagagawa ng mga Salvador ang aksidenteng nangyari sa kanyang mama at Kuya Ricardo bilang paghihiganti sa kanila gaya ng ibinibintang ng kanyang papa sa mga Salvador. Kailan ba matatapos ang alitan niyo ni Mayor? Hindi nakatais na tanong ni Hector sa kanyang papa. Kahit nakamuhian niyo pa ang isa't isa, hindi niyo maibabalik ang mga buhay na nawala. And besides, tama ng kalokohang ito, papa. Pareho niyo lang niloloko ang mga sarili niyo. Aksidente ang nangyari. Aksidente lang. Kaya walang basehan para sasihin niyo ni Mayor ang isa't isa.
Siya ang nagsimula nito. Pabuntang hiningang saad ng papa niya. Napabuntong hininga sa rin si Hector. Isang taon lang ako nawala. Ang dami ng bagong mukha rito. Paglilinis niya sa usapan. Nasaan ang dati mong driver, bodyguard na si Dante? Hindi naman siya lesengo ah. Pinalayas mo rin ba siya katulad ng ginawa niyo kay Mang Jess? Ayoko sa mga taong madalas natutulala at nag-iisip ng malalim. Sagot ng kanyang papa. Masyadong maraming problema ang taong yon at hindi nakakapagtrabaho ng mabuti. Kaya siguro pinaalis ng mga Salvador. Dating driver din si Dante ni Mayor Salvador. Hindi ako aalis, papa. Sabi ni Hector. Huwag mong painitin ang ulo ko, Hector. Kunot ang noong umahon ng kanyang papa mula sa upuan at muling nakipaglaban ng fencing sa alalay. Nasunod pa rin ang kagustuhan ng kanyang papa. Madilim na nang magpasya sa Hector na lisanin ang Hacienda Zaragoza, lula ng kanyang kotse. Mapilit ang kanyang papa na pasamahan siya sa mga alalay ng ama. Ngunit tinakasan ni Hector ang mga ito at umalis siyang mag-isa. Nakalabas na siya ng Hacienda Zaragoza, ngunit may kalayuan pa siya sa highway nang bigla na lamang may humarang na kotse sa kanyang sasakyan. Mula sa kotseng iyon ay sabay na bumaba si na Carlo at Sander Salvador. Buong tapang na bumaba rin si Hector mula sa kanyang sasakyan at hinarap ang dalawa. What do you want? Tanong niya sa magkapatid. Imbis na sumagot, maangas na lumapit kay Hector si Sander Salvador at binirahan kaagad siya ng kambal na suntok sa mukha. Bumalandra si Hector sa kanyang kotse. Duguan ang mga labi. Bumalik ka lang ba rito para guluhin ang pamilya namin katulad ng ginawa ng kapatid mo? Malakas na sabi ni Sander. What did you do to my sister? Noon nakumpirma ni Hector ang dahilan ng biglang pagsulpot ng magkapatid. Nagsumbong ang maarteng Salvador. Wala akong ginagawang masama sa kapatid niyo. Nagpapakahinahang saad ni Hector, sabay ayos ng sarili. Ang bilis niyang magpatakbo ng sasakyan. Pagkatapos ay bigla siyang bumareno. Alam ko bang gagawin niya yon? Wala akong magawa para iwasan ang sasakyan niya. And you want us to believe you? Nakangising sabi rin ni Sander. Napatingin si Hector sa baril na nakasukbit sa pantalon ni Sander. Ayoko ng gulo. Mahinaho na rin saad ni Hector. Kayo nagsimula ng gulo. Listen, sabi niya. Let us. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin nang suntukin siya uli ni Sander. Sa lakas na suntok, muling pumutok at dumugo ang mga labi niya. Hindi tayo magkakaroon ng katahimikan hanggat... Bumalandra siya sa katawan ng puno nang muli siyang suntukin ni Sander. Sa tingin ni Hector ay hindi papaawat ang mayabang na Salvador. Tiyak na bubugsarado siya kapag hindi siya lumaban. Sinalagnan niya ang sumunod na suntok ni Sander. Pagkatapos ay maagap niyang dinukot ang baril sa pantalon ni Sander at inihagis sa malayo. Hindi na niya hinayaang matamaan pa siya ng mga suntok. Gumanti si Hector ng suntok, walang tigil. Kuya, ano ba? Hiyaw ni Sander sa kapatid na si Carlo sa pagitan ng mga suntok. Nakatunga nga lang si Carlo sa tabi ng sasakyan at mukhang naduduwag lumapit sa kanya. Tulungan mo ko. Uwi na lang kaya tayo. Nanginginig ang boses na saad ni Carlo. Nang hindi na makalaban, tumakbo na lang si Sander sa kotse. Walang yakas, Zaragoza. Sigaw ni Sander bago subakay sa kotse. Pagbabayaran mo to. Alam niyong hindi ako nagsimula nito. Mihinang sabi ni Hector. Maayos ako nakiharap sa inyo. Pagkasabi niyon ay sumakay na rin si Hector sa kanyang kotse at pinatakbo iyon. Dinig na dinad niya pa ang mga sigaw ni Sander habang papalayo ang kanyang sasakyan. Kailan kaya matatapos ang alitan ng kanilang mga ama? Maging silang mga anak ng mga ito ay nadadamay. Hindi ang paglayo at pag-iwas sa kaguluhang iyon ang tamang solusyon. Kailangan manatili si Hector sa sampalok. May magagawa siya para magkaroon ng katahimikan doon. Sa naisip na mabilis na ibuwelto ni Hector ang kanyang sasakyan pabalik sa Hacienda Zaragoza. What happened to you? Halos lumawa ang mga mata ni Iris nang mababaan niya ang kanyang kuya Sander sa sala na puro pasa ang mukha. Kasalukuyan nang ginagamot ng kanilang mama ang sugat ng kapatid. Blame that stupid Hector Zaragoza. Nanggigigil na galit na sabi ni Kuya Sander niya. Binugbog ka ni Hector Zaragoza? Hindi makapaniwalang tanong ni Iris nang makaupo sa sofa. Siya,
Laban sa inyong dalawa? Napuruhan niyo ba? I guess ang mga kapatid mo ang napuruhan. Nakangiwing sabi ng kanilang ina nang luminga sa kanya. Si Irene Salvador ang butihing first lady ng Sampaloc. Mabait ang kanyang ina. Dangan nga lamang at hindi rin kayang suwayin ng kanyang ina ang kanyang papa. What? Isa-isang pinukol ni Iris ang tingin sa dalawa niyang kapatid. How did it happen? I mean, natalo kayo ng isang lalaki lang? Nagtaka ka pa, sabi ni Kuya Sander niya. I'm sure, sanay sa gulo ang lalaking yun. Kaya lang siguro siya umuwi ng Sampaloc ay dahil may tinatakasan siyang kaaway sa pinanggalingan niya. And besides, mag-isa lang akong nakipaglaban. Palibhasa, umurong na naman ang buntot ng duwag kong kuya. Pinukol ni Kuya Sander ng matalim na tingin ang Kuya Carter niya. Traitor! Lumaban ang lalaking yun eh. May mga kasama lang siya kaya natalo niya ako. Ang sabihin mo, marunong siya mag-taekwondo at karate. Sa wakas ay saad ni Kuya Carlo nila. Hindi talaga tayo mananalo roon. That troublemaker! Naningkit ang mga mata ni Iris. Parang gusto pa niyang pagsisihan ang binalak na pagtatakip sa nagawa ni Hector sa kanya. Kapatid pa rin niya ang nadehado kahit na alam niyang maloko ang Kuya Sander niya. Pagkatapos niya akong awayin sa daan, heto naman at sinaktan niya kayo? Tigilan niyo na kasi ito mga anak. Mahinahong saod ng kanilang mama. Imbes na pairalin niyo ang galit, tulungan niyo na lang ako na kumbinsihin ang papa niyong magpatawad. And besides, hindi naman talaga tayo nakakatiyak na isang Saragosa ang may kasalanan sa pagkamatay ng kapatid niyo eh. Pinatirik ni Iris ang kanyang mga mata sa langit. Likas na relihiyosa ang kanyang mama. Ipabaya na nito sa taas ang lahat. Walang mangyayari kung magpapatuloy pa ang alitang ito. Saad pa ng kanilang ina. Kailangan maayos na ang lahat habang may paraan pa. Huwag na nating hintayin pang lumaki ang alitan ng isa't isa. Kung gusto nyo, ako nang kakausap sa mga Saragosa. Walang kakausap sa mga Saragosa. Sabay silang napalingon sa tinig na iyon. Ang kanilang papa ay kasalukuyang pumapanaog sa hagdan. Ang kanilang ama ang tibo ng taong hindi kayang tumanggap ng pagkatalo. Minana ng Kuya Sander niya ang ugaling iyon ng kanilang ama. Nang minsang matalo sa eleksyon ang Kuya Sander, halos maubos ang mga gamit sa loob ng bahay nila sa pagwawala nito. Maaring makatulong ang pagkawala ng Kuya Luis nila para maipanalo ng Kuya Sander ang nakaraang eleksyon. Ginamit ng kanyang kapatid ang pagkamatay ng kuya niya para makuha ang simpatya ng mga tao. Tigilan na natin to, Carlito. Nagsusumamo ang kanyang matang saad ng kanilang mama. Walang maidudulot na maganda sa atin ang lahat ng ito. Tinuturuan mo lang ang mga anak no na magtanim ng galit sa iba. May anak na sana akong magaling na abogado, Irene. Nagtiim ang mga bagang ng kanilang papa. Kung kagandahang lalaki ang pag-uusapan, wala sa kalingkingan ni Vicente Saragosa ang kanilang papa. Bukod sa hindi katangusan ng ilong, ay may pagkabansot pa ito. Lalo pang lumiit tingnan ang kanilang papa nang tumaba. Marami nang nagsasabi na nakuha nila ang kagandahan ng pisikal na anyo sa kanilang mama. Nakuha naman ni Iris sa kanyang papa ang kaliitan niya. Kung hindi lamang siya pinaslang ni Ricardo Saragosa. For heaven's sake, Carlito. Hindi tayo nakakasigurong dapat sisihin ng mga Salvador sa pagkawala ng anak natin. Sabi ng kanilang mama. Aksidente ang nangyari. At sino pa bang ibang pwedeng magalit sa kanya? Kumunot lalo ang noo ng kanilang papa. Kung hindi si Ricardo Saragosa, maaaring ang mayabi niyang ama. Palibhasa, alam niyang mas nakakalamang sa talino ang anak ko. Mabait na bata si Luis. He was a very intelligent person. Wala siyang gustong gawin kundi ang makatulong sa mga taong pinagkaitan ng hustisya kahit na huwag siyang bayaran. Sino po ang pwedeng magalit sa kanyang sa ugaling iyon? Sino pa kundi ang inggitero niyang kaibigan at ang ama nito? Palibhasa, ang anak ko ang pinili ng pinakamagandang dilag sa Sampaloc. Hindi lang yon. Tinanghal siyang magaling na abogado pagkatapos niyang talunin na sa kaso ang hambog na si Ricardo Saragosa. Hindi napatunayan sa korte ang akusasyon mo, Carlito. Luhaan ng sahad ng kanilang mama. Wala tayong pinanghahawakan na matibay na ebidensya. Itigil na natin to. Hindi. Mariin pa rin sahad ng kanilang papa. Sa kayabangan,
Wala nang tatalo kay Carlito Salvador. Patutunayan ko sa kanya na hindi niya ako kaya. Tingnan na lang natin kung sino ang tatanghaling pinakamakapangyarihan sa lugar na ito. Hindi ako titigil sa paninira sa kanya. Wala rin silang nagawa sa desisyon ng iyon ng kanilang ama. Nasa labas po ang anak ni Mayor at gusto kayong makausap sa inyo rito. Anunsyo ng kanilang gwardiya kay Hector kinabukasan ng umaga. Noon naglilinis ng kotse sa garahe. Ang mga bagay na kaya namang gawin ni Hector ay hindi na niya inaasa sa mga katulong nila. Ganoon siya pinalaki ng kanyang ama. Sinong anak? Tanong ni Hector. Ang kaisa-isang anak ng babae ng mayor. Sagot ng gwardiya. E bakit hindi niyo pinapasok? E baka ho. Sige na, papasukin mo na. Maghihintay ako rito. Listong tumalima si Hector. May ilang sandaling umalis si Hector sa kinatatayuan bago pinakawala ng isang makahulugang ngiti. May distansya sa mansyon, ang main gate ng hasyenda. Tiyak na mapapagod ang sinumang bagtasin ang daan mula sa main gate hanggang sa mansyon kung walang sasakyan. Hindi nagtagal ay natatanaw na ni Hector ang paparating na kotse ni Iris Salvador. Katulad ng dati ay nakababa na naman ang bubong niyon at malakas ang tugtog ng car stereo. Napasulyap siya sa sarili. Tanging maiksing boxer shorts ang suot ni Hector at puting kamiseta. Nakanguting, hinubad ni Hector ang kanyang t-shirt. Tingnan lang niya kung hindi lumawa ang magagandang mata ni Iris Salvador. Kapag nakita ang katawan niyang alaga sa gym at pinakisig lalo ng mga natutunan niya sa martial arts at boxing. Nang tumigil ang kotse, agad na bumabaan ang kanyang sasakyan si Iris at nakakuyom ang mga kamay na sinugod sa garahe si Hector. Nakahanda na ng maanghang na salita sa kanyang mga labi nang bigla ni Iris matutukan ng tingin ang pawisang katawan ng binata. Walang sinabi ang mga modelong nagbibilad ng katawan sa mga TV commercial at print ads. Mas malaki pa yata sa lubid ng barko ang muscles ni Hector. Flat na flat ang tiyan. Nanunukso ang mga nipples at mga nakaumbok na hinaharap ni Hector sa suot na boxer shorts. Good morning, Salvador. Nakangiting pagbati ni Hector sa kanya. Hindi magawang sumagot ni Iris. Hindi ni Iris magawang puknatin ang kanyang mga mata sa kabuuan ng binata. Parang kay sarap yumakap ni Hector. Parang kay sarap-sarap magpakulong sa matitig muno nitong bisig. It's a surprise to see you this early. Sabi ni Hector kasabay ng isang nakakatunaw na ngiti. Let me guess, hindi ka makakapag-almusal kung hindi mo ako makikita. O ako mismo ang gusto mong gawing almusal. Pilit itinaas ni Iris ng kanyang tingin sa mukha ni Hector. Kilala ni Iris ang sarili. Madali siyang pamulahan ang mukha at tiyak na mahahalata kaagad kapag nangulay man sana siya dahil sa kanyang kaputian. Baka isipin ni Hector na humahanga siya sa kagupuhan nito. Bakit hindi ba? Bulong ng isang parte sa kanyang utak na hindi lamang niya pinansin. Mas hindi ako makakapag-almusal kung nakikita ko yung pagmumukha mo. Mariin ni Iris na sagot. Hindi ka lang pala mayabang. Hindi ka rin marunong lumaban ng patas. Bakit may pinabugbog sa mga kasama mong goons ang kapatid ko? Excuse me. Bahagya pang inilapit ni Hector ang tainga sa kanya. Ipinabugbog ko ang kapatid mo sa mga kasama kong goons? That's what they told me. Pinagsabay ni Hector ang pagngiti at pag-iling. Hindi lang pala presko ang mga kapatid mo. Sinungaling pa. Sila ang lumapit sa akin at nagsimula ng gulo. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Look, kung sa tingin mo ay mapapaniwala mo ko, nagkakamali ka. Inungusan ni Iris si Hector. Hindi ka pa nga nagtatagal dito, marami ka ng taong naaargabyado. Kung gusto mong magkaroon ng katahimikan sa lugar na ito, mas makakabuti kung umalis ka na at huwag na uling babalik. Isang makahulugang ngiti ang pinakawala ni Hector bago lumapit sa harap. At sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na palayasin ako sa teritoryo ko? Baka nakakalimutan mong lugar ito ng mga Saragosa. Biglang kinabahan si Iris. Oo nga pala, hindi niya iyon teritoryo. Paano kung bigla na lamang siyang barilin ni Hector o ni Vicente Saragosa? Pero mas nakakanerbiyos naman yata ang pagkakalapit ng mga katawan nila ng mga sandaling iyon. Sa sobrang lapit na Hector kay Iris ay halos dumikit na sa mukha niya ang ilong ng binata. Napasinghap si Iris nang gumalaw ang mga labi ni Hector at nalanghap niya ang mabango nitong hininga.
Pag umalis ulit ako, hindi mo ba ako mamimiss? Tanong ni Hector sa halos pabulong na tining. Napalunok si Iris ng sunod-sunod. Tinangka niyang ilayo ang kanyang katawan sa binata, ngunit hindi naman niya maigalaw ang sarili na para bang na-magnet siya ni Hector. Bakit naman kita mamimiss? Halos pabulong din na tanong ni Iris. Walang dahilan para maramdaman yun sa isang kinamumuhian ko at ng pamilya ko. Huwag mong pahirapan ang sarili mo, Iris Salvador. Muling sabi ni Hector. Dati ko pang alam na may gusto ko sa akin. Pinipigilan mo lang ang sarili mo dahil sa aalitan ng pamilya natin. Nanginginig na boses ang lumabas sa bibig ni Iris. Hindi totoo yan. Subalit waring ayaw makiayon ang katawan niya sa kanyang sinasabi. Napatingin siya sa mga labi ni Hector na malapit nang lumapat sa mga labi niya. Parang gusto na ni Iris sunggaban ang mga iyon sa sobrang pananabik na matikman ang mga halik ng binata. Parang gusto na ni Iris na iyakap ang mga kamay sa makisig na katawan ng binata. Mukhang makakatistigo ni Hector ang sarili. Idea niyang ilantad ang kanyang katawan kay Iris Salvador upang tuksohin ang dalaga, ngunit mukhang siya ang unang bibigay. Hindi man katangkaran, maaaring 5 feet 2 inches lang si Iris, ngunit may angkin naman itong kaseksihan. Kurbang-kurba ang katawan ni Iris sa suot na bestida na isang dangkal mula sa tuhod ang taas. Hindi pwedeng hindi mapansin ang mayayamang dibdib, ang maliliit na baywang at malapad na balakang, o ang makikinis at mapupunting binti ng dalaga. Bukod sa mga iyon ay hindi ordinaryo ang kagandahang taglay ni Iris. Masasabing sobrang ganda, ngunit hindi nakakasawa ang beauty ni Iris. Kumpara sa iba pang mas magaganda pa ang mukha kaysa sa dalaga. Pilit na hinuhuli ni Hector ang may ilat na mata ni Iris. Isa ba ang dalaga sa mga dahilan kung kaya't naisipan niyang manatili dito sa kabila ng matinding pagtutol ng kanyang papa? Pasalamat siya at nakumbinsa rin ni Hector ang kanyang ama na payagan siyang manatili riyon kapalit ng pangakong mag-iingat siya. Lumayo ka sa akin, Hector Zaragoza. Halos pabulong na sabi ni Iris. Paano ko ilalayo ang sarili ko sa'yo kung pilit mo namang isinisiksik ang katawan mo sa'kin? Napangiting tugon ni Hector. Biglang nanlaki ang mga mata ni Iris at itinulak siya. Namula ang buong mukha ng dalaga. Kaya kong palampasin ang ginawa mo sa sasakyan ko, pero hindi ang ginawa mo sa kapatid ko. Sabi ni Iris na halatang gusto lamang pagtakpan ang pagkapahiyang naramdaman. Wala akong ginagawa sa kapatid mo. Tinalikuran ni Hector ang dalaga. At wala akong makitang damage sa kotse mo. Well, kung ipagpipilitan mo may sira ang sasakyan mo, edi magbibigay ako ng pera para matahimik ka lang. Sinulyo pa ni Iris ang kotse niya na di kalayuan. Di na bale. Pairap na sagot ng dalaga. May pera naman ako. Pwes, ayoko mag-aksaya ng panahon sa usapang walang magandang patutunguhan. Muling natigilan si Iris nang tumalikod sa kanya si Hector. Pagkakataon na niya iyon upang lalong matitigan ang katawan ng binata. God, kahit saang anggulo tingnan, gwapo talaga ang unggi nito. Kanina ko pa gustong umalis pero parang hindi ko kayang mawala siya sa paningin ko. Ano to? He was right. Hindi napigilan ni Iris ang sariling hindi ilapit ang kanyang katawan sa katawan ng binata kanina. Biglang humarap si Hector sa kanya kaya bigla ring nagbawi ng tingin sa Iris. Sinasayang ko rin lang naman ang panahon ko sa isang taong mahirap kausap. Sabi ni Iris, sabay patalikod na umalis. Goodbye, Miss Salvador. Goodbye yourself. Inis na tagon ni Iris bago nagmamadaling sumakay sa kotse niya. Humahanga ako sa katapangan mo, Iris. Pahabol na sabi ni Hector. Pinagbibintangan mong mamamatay tao ang Zaragoza pero nandito ka ngayon at nakikipag-usap sa akin. Saglit na natigilan si Iris, hindi niya dapat iyong ginawa. Hindi siya dapat sumadya sa mansyon ng pamilyang kinamuhumuhian ng kanyang pamilya. Noon lang nangyari iyon. Noon lamang si Iris naglakas ng loob na tumapak sa teritoryo ng mga Zaragoza. Bakit nga ba? Natatakot si Iris na aminin ang dahilang ipinagigiitan ng isip at puso niya ng mga sandaling iyon. Gusto lamang niyang makita sa Hector Zaragoza. Damn! Gigil ni Iris na sabi.
She wanted to punish herself for that. Kagabi pa niya gustong gawin iyon. Simula nang muling magkaharap si Hector sa highway ay hindi na siya nakatulog sa kakaisip sa binata. Kahit sa ang dako ng silid niya, bumaling si Iris o maski anong posisyon ang kanyang gawin sa kama ay hindi mawala sa imahinasyon niya ang gwapong mukha ni Hector. He was right. Hindi nga nakapag-almusal si Iris, bigla na lang ay natagpuan niya ang sariling lula ng coach niya at patungo sa Hacienda Zaragoza. Halos hindi na ni Iris na pag-isipan ang kanyang ginawa, hanggang sa mamalayan na lamang ni Iris na nasa harapan na siya ni Hector. Humahanga sa kakisigan ng binata, pinagsasawa ang pakatitigan ang katawan nito. Damn again! Gigil na sabi ni Iris bago sumakay sa kanyang kotse. Nanginginig pa ang kamay niya habang binubuhay ang makina ng kanyang sasakyan. Nang umandar iyon ay hindi pa rin napigilan ni Iris ang sariling hindi iwan ng tingin sa Hector Zaragoza. Isang makahulugang ngiti ang pinakawala ng binata. Sabay papungin ang mga mata sa kanya. Damn! Muling sabi ni Iris bago pinahururot ang kanyang sasakyan sa driveway. Kailan niyo ba balak ayusin ang mga buhay niyo? Tanong ni Mayor Salvador sa harap ng almusal. Hikab ang itinugon ng Kuya Sander. Nanang mga sandaling iyon ay puro pasana rin ang mukha. Iling naman ang sagot ni Kuya Carlo. Si Iris ay patirik naman ang mga mata. Wala na akong maaasahan sa iyo, Carlo. Dahil puro lagpak ang grades mo at wala ka ng pag-asa makatapos. Sabi ng kanilang papa. Ganon din sa'yo, Sander. At walang ambisyon sa buhay. Ang tatandaan nyo na, wala pa kayong nararating. May ilang sandaling natahimik ang kanilang ama nang sa kanya na ito nakatingin na warin pinag-iisipan pa ang mga salitang dapat ipukol sa kanya. Nakapagtapos ka nga ng pag-aaral mo. Mukhang wala ka naman planong humanap ng trabaho, Iris. Sabi ng kanilang ama, wala ka nang ginawa kundi ang mag-shopping, magpasarap sa piling ng sosyal mong kaibigan at makipaglandian sa kung sino-sino walang kwentang lalaki dyan. Kung gusto niyo ako magkatrabaho, payagan niyo ako umalis. Nakasimangot isagot ni Iris. Wala naman ako mapagtatrabahuhan dito eh. Katwira ni Iris. Kung dito ay wala kang ibang inaptiw pag kundi pakikipagbarkada mo at pasarap, dun pa kaya sa ibang bansa? Nangunot ang noon ng kanilang ama. Pwede kang magtrabaho sa munisipyo. Pahabol na sabi nito. Cheap nyo ha? Muling pinatirik ni Iris ang kanyang mga mata. Ayoko nga magalkal ng mga inabag niyong mga dokumento roon. Pwes, pwede mong tulungan ang mama mo sa business niya. Suhestyon ng kanilang ama. May garment factory ang mama niya na ito ang personal na namamahala. Ipinamana pa ang negosyong iyon ng mama nila sa mga magulang ng ina. Hindi ako marunong manahi, papa. Nanlalaki ang mga matang sabi ni Iris. Hindi ka naman mananahi, anak eh. Sabad ng kanyang mama. Magsusupervise ka lang naman. Paano nga ako magsusupervise sa kanila kung hindi ko alam kung ano ipapagawa ko sa kanila? Pairap na sagot na tanong ni Iris sa kanyang ina. Ayoko namang mas marunong pa kaysa sa akin ang tao ko, no? Sasayangin mo lang ba ang natapos mong kursong business management? Saad muli ng kanyang papa. Hindi kayo tumulad sa kuya nyo. Bukod sa matalino, masipag pa. Kung nabubuhay lamang si Kuya Luis nyo, eh baka siya ang sumunod sa mga yapa ko bilang politiko. Natitiyak kong magiging mabuting pununo si Luis. Bumakas ang pait sa mukha ng kanilang ama sa pagkakaalala sa paboritong anak. He's my only pride. Kita na ang luha sa sulok ng mga mata ng kanilang ama. He's a very responsible child. Wala akong sinabi na hindi niya sinunod. Tumiim ang anyo nito pagkatapos. Kung sino pa ang maaasahang Salvador, siya pa ang nawala. Isa sa mga bagay na alam ni Iris na kinaiinggitan ng kanilang ama kay Vicente Zaragoza ay ang pagkakaroon ng matitinong anak. Mahal na mahal ko ang anak ko. Napaismid si Iris, kumalansing mga kubyartos ng pagkawalan niya. Pagkatapos ay walang sabi-sabi siyang mula sa upuan at umalis. Iris! Tawag ng kanyang mama, tila walang narinig na tuloy-tuloy na siyang lumabas ng bahay. Kahit wala ka na kuya, kaago ka pa rin namin sa atensyon at pagmamahal ipapa. Kausap ni Iris ang larawan ng Kuya Luis niya sa loob ng Moloseum kung saan naroroon ang puntod ng kapatid.
Kung sa bagay, hindi ko siya masisisi. Ikaw lang ang pinakamatino at pinakaresponsabling Salvador. Ipinagmamalaki ka ni Papa sa lahat. May nangilid na luha sa mga mata ni Iris habang pinagmamasdan ang larawan ng kapatid. Nakangiti roon ang Kuya Luis niya. Hindi natatanda ang mukhang iyon. Mananatili itong bata sa alaala nila. Luis Salvador died at the age of 30. Valedictorian ka nung elementary at high school. Magna cum laude ka nung college. Top 5 ka sa bar exam. And you had your first case after passing the bar. Never mong binigyan sina papa at mama ng problema at sakit ng ulo. Kapag may problema ang pamilya, biglang gumagaan ang lahat dahil sa pagpapatawa mo. Madalas ay ikaw pang nakakasolve ng problems na yun eh. Pinagapang ni Iris ang isa niyang kamay sa puntod ng kapatid. I miss you, kuya. Simula nang mawala ka, nawala na rin ako ng kaibigan sa mansyon. Hindi ako maipagtanggol ni na Kuya Carlo at Kuya Sander sa mahinahang paraan. Madalas ay ginagawa lang nila iyon para sa pansariling interes. Hindi ko naramdaman minsan man lang na naging kapatid ko sila. But you? Pumatak na ang mga luha ni Iris. You were always there for me. Parating mo akong pinapayuhan. Pag naguguluhan ako, mas may oras ka pang makinig sa akin kaysa kina Papa at Mama. Si Papa, busy sa politics. Si Mama naman, sa simbahan, sa religious activities, at sa mga charities. I miss you so much, Kuya Luis. Itinanim na ng kanilang papa sa isip nilang magkakakapatid na si Ricardo Zaragoza ang nagpapas lang sa kuya niya kahit na alam ng kanilang ama na imposibleng mangyari iyon. Namatay naman si Ricardo sa halos kasunod lamang ng kuya ni Iris. Parehong aksidente ang nangyari. At kung namuhi man si Iris sa mga Zaragoza, naimpluwensyahan lamang siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Matapos ang maikling panalangin, tumayo na si Iris mula sa pagkakaupo sa batong bangko sa loob ng mausoleum at lumabas na. Patungo ni si Iris sa kanyang kotse nang hindi sinasadyang mapatingin sa dakong iyon kung saan nakatirik ang mausoleum ng mga Zaragoza. Natanaw ni Iris si Hector sa loob ng dingding ng rehas. Nakatayo ang binata sa harap ng puntod ni Ricardo at waring nag-aalay ng panalangin. Saglit na napatingin si Iris habang unti-unting nanunulay sa kanyang isip ang alaala ng kanilang kamusmusan. Unano, unano! Halos bumingi sa pandinig ni Iris ang pang-aalaska ni Hector. Sa public playground malapit sa plaza, doon sila madalas mamasyal ng Kuya Luis niya sakay ng bisikleta. Doon din nila madalas na nakikita ang magkapatid na Hector at Ricardo. She was just only 13. Ang kuya ni Iris ay 17, kaedad ito na Ricardo at kaklase pa nga sa Catholic school sa bayan. Sa pagkakaalam ni Iris ay 3 taon lamang ang tanda na Ricardo kay Hector na matanda naman sa kanya ng 4 na taon. Kuya o, tinutawag na naman akong unano ni Hector. Sumbong agad ni Iris sa Kuya Luis niya. Hindi pinalalampas ng Kuya Luis ang mga ganoong bagay. Basta't siya ang nadedehado. Hindi pwedeng basta na lamang ito mananahimik. Stop making fun of my sister. Kunot na ang sita ng kanyang kapatid kay Hector. Bakit? Siya ba ang tinutukoy kong unano? Painosente namang tanong ni Hector. May iba pa bang tao dito? Pasinghal na sa bad ni Iris. At saka, ako lang naman talagang inaasar mo ng ganyan maski sa school eh. Schoolmates sila ng elementary at high school. Wala. Bakit kasi hindi ka lumalaki? Tanong ni Hector habang may kalokohang ngiting na kapaskil sa mga labi. Last year, ganyan din ang height mo. Hindi nagbago? Tatangka din ako. Maluhaluhang sabi ni Iris. Hindi pala ngayon, pero tatangka din ako. I doubt that. Nakangiti pa rin saad ni Hector. Di ba't napag-aralan natin sa science na unang tumatangkad ang babae? Pag na-reach na ng girls ang puberty, hindi na siya tatangkad pa. E nasa puberty ka na, diba? Tuluyan ang napaiyak si Iris. Will you stop it, Zaragoza? Salubong na ang mga kilay na saway ng Kuya Luis niya kay Hector. Subalit patuloy pa rin si Hector sa pang-aalaska sa kanya. The more she cried, the more he wanted to kiss her. Tuluyan ang hindi nakapagpigil ang kuya ni Iris.
Sinuntok na nito si Hector. Naagaw ang pansin ng Kuya Ricardo ni Hector na ang mga sandaling iyon ay nanguha ng litrato sa plaza. Mabilis pa sa alas 4 ang nakalapit si Ricardo sa kanila. Pare, wala namang ganyanan, sabi ng lalaki sa kuya niya. Ang kapatid mong nagsimula, paliwanag ng Kuya Luis ni Iris. He kissed my sister. Pero hindi sapat na dahilan yung para saktan mong kapatid ko, katwira ni Ricardo. Sa huli ay ang mga kuya nila ang nagpambuno. Halos matarenta sila sa pag-awat sa dalawa. Kung sino-sinong barangay tanod na ang tinawag nila upang humingi ng saklolo, ngunit patuloy pa rin sa pagsusuntukan ang dalawa. Maya-maya ay biglang may dumaang sexy at magandang babae. Halos makita na ang kaluluwa ng babae sa suot na hanging blouse at miniskirt. Saka lamang tumigil sa pagsusuntukan ng kanya-kanya nilang kuya. Sabay rin ang dalawang sumipol sa sexing babae, pagkatapos ay sabay pang bumuntot sa mga ito sa babae na tila walang nangyari. Nang bumalik ang dalawa ay maayos nang nagkukwentuhan. Sige, sabay tayong bibisita sa checks mong yun, Pards. Sabi pa ng Kuya Luis ni Iris kay Ricardo. We have to move fast. Pakasyonista lang siya rito. Kailangan mapinsin niya tayo bago siya bumalik sa Manila. Call! Nag-high five pa ang dalawa. Nagkatinginan sila Hector at Iris. Ngumiti si Hector at umirap si Iris at agad na umalis. Take care, Onano. Damn you. Gigil na sabi ni Iris kay Hector. Hinding-hindi ka makakaligaw sa akin. Who says naliligawan kita? Tumawa pa si Hector ng buong lakas dahil sa sinabi niya. Hindi ako na-attract sa mga pandak. Sa inis ay pumulot si Iris ng isang maliit na bato at ipinukol kay Hector. Sapol sa likod ang mokwong. Aray! Biglang pitlag na sabi ni Hector. Masakit yun ha? Siya naman ang tumawa ng malakas. Buti nga. Unano, muli siyang napasimangot. May ngiti sa mga labi ni Iris nang matapos ang pagdaloy ng ganitang iyon. Isa iyon sa mga bagay na hindi niya makakalimutan. Doon nagsimula ang pagiging magkaibigan ng Kuya Luis niya at si Ricardo Zaragoza hanggang sa maging matalik na magkaibigan ng dalawa. Pagkakaibigang winasak ng iisang babae. Matamlay na pumikit si Iris at humakbang paalis. Iris! Bigla siyang natigilan kasabay ng pagkabog ng kanyang dibdib. Please, I want peace. Can we talk? Mahihimigan sa tinig na Hector ang sinseridad. I'm in a hurry. Formal na sagot ni Iris. It won't take an hour. I promise. Narinig ni Iris ang mga yabag na Hector palapit sa kanya. Namalayan na lang niya na nasa kanyang tabi na ang binata. Hindi ni Iris napigilan ang sariling tapunan ng tingin si Hector. He was wearing a shirt and pair of jeans. Bahagyang nagulo ng hangin ang buhok nito. He was still incredibly handsome. Nang masalubong ni Iris ang mga mata ni Hector ay waring na hipnotismong hindi na siya makatutol. Natagpuan niya ang sariling nakaupo sa loob ng Molseum, sa mga Zaragoza at kausap sa Hector. I want to clarify things with you. Pasakalye ni Hector nang nakaupo na sila sa marmol na bangko. Sa harapan ay naroroon ang puntod ni Ricardo. May larawan din ng lalaki sa ibabaw ng puntod. Katulad ng Kuya Luis ni Iris, buhay na buhay ang mga ngiti ni Ricardo sa larawan. I didn't come back to Sampaloc just to make a war with you. Gusto ko katahimikan. Si Papa ang may gustong lumayo ako upang makaiwas sa gulo pero hindi pa rin ako matahimik. Kung mahal mo si Luis, mahal ko rin si Kuya. At hindi na rin naging madali para sa akin ang tanggapin ang pagkawala niya. Your brother killed my brother. Mariing sabi ni Iris. And who killed my brother? Nagtiim ang mga bagang ni Hector. Sa mga nangyari, pwede ko ring isipin na isang Salvador ang pumatay o nagpapatay sa kuya ko. Pero ayokong maniwala hanggat wala akong basihan. Tumanaw sa Hector sa labas ng Molseum matapos pagmagpakawala ng mahabang buntong hininga. Habang lumilipas sa mga araw, patindi ng patindi ang alita ng mga pamilya natin, Iris. Hindi maaayos ang lahat ng isa pang hindi pagkakaunawaan. I have decided to talk to you because I still believe that you are different, Salvador. Na sa kabila ng pagdataray at pagsusungit mo sa akin, may kakayahan ka pa rin pakinggan ako.
Hindi katulad ng kapatid mong walang ibang pinairal, kundi ang galit at kayabangan. Mga kapatid ko ang nililibak mo. Muling siad ni Iris. I'm sorry. Inilipat ni Hector ang tingin sa litrato ng kanyang mga kuya. Mga bata pa lang kami. Buo na ang plano namin ni kuya ko, Iris. Mag-aaral kami mabuti hanggang sa makapagtapos. Pagtutulungan naming baguhin o pagandahin ang lugar natin. Magpapatayo kami ng mga ospital, eskwelahan, magandang playgrounds para sa mga bata, at kung ano-ano pa. Magbibigay kami ng scholarship sa mga batang desididong makatapos. Gagawa kami ng mga programang magpapalaganap ng kapayapaan sa lugar na ito. Hindi kami titigil hanggat hindi nangyayari ang mga pangarap namin yon. Paano ako maniniwalang ang kuya ko na handang makipagtulungan na mapalaganap lang ang kapayapaan dito ay magagawang pumatay ng isang kaibigan? Isang matalik na kaibigan. Nakagat ni Iris ng mariinang ibabang labi. Noon lamang niya nakitang nagseryoso ng ganoon sa Hector at unti-unting pinanlalambot ng bawat salita ng binata ang nagmamatigas pa rin niyang puso. Ang mga binanggit na Hector na pangarap para sa lugar nila, kasama ng mga iyon ang platapormang ipinangako ng kanyang papa sa mga tao noong nangangampanya pa lamang ang kanyang ama. Subalit ni isa sa mga iyon ay walang natupad. Ano nga kaya kung nabubuhay pa si Ricardo Zaragoza? Isa pa ring abogado si Ricardo Zaragoza. Top 8 nga lang sa bar exam, ngunit matapang at malapit sa masa. Sa batang gulang ay naging counselor ito. Kilala ang lalaki ng mga tao bilang matulungin at may magandang kalooban. He likes you. Automatikong napatingin si Iris kay Hector sa sumunod na sinabi ng binata. He used to tell me that you're beautiful. Pagpapatuloy ni Hector na may tipid ng ngiting nakaguhit sa mga labi. Pero dahil sa kaibigan niya ang kuya mo, hindi niya magawang ligawan ka. Hindi alam ni Iris kung ano ang sasabihin. Crush niya noon si Ricardo Zaragoza. Pero mas humahanga siya kay Hector. Kung sa bagay, walang hindi nagkakagusto sa magkapatid na Zaragoza. Walang sinabi ang mga kuya ni Iris kina Hector at Ricardo kung kagapuhan ang pag-uusapan. Isa lamang iyon sa mga bagay kung bakit kinaiinggitan na magkapatid sa lugar nila bukod pa sa likas na mayaman ang pamilyang pinagmulan. May kaya rin naman ang pamilyang pinagmulan ng mga magulang ni Iris. May mga lupain din naman ang mga magulang ng papa niya na ipinamana ng kanyang mama. Negosyante naman ang mga magulang ng mama ni Iris. Ngunit mas mayaman pa rin ang mga Zaragoza. Mabubuhay ang mga Zaragoza kahit hindi magtrabaho. Isa pa iyon sa kinaiinggitan ng kanyang papa kay Vicente Zaragoza. Minsan ay gusto nang isipin ni Iris na hindi nag-ugat sa pagkamatay ng kuya niya o ni Ricardo ang alitan ng dalawang pamilya. Parang may mas malalim pa iyong ugat dahil bago pa manapas lang ang kapatid ni Iris ay lantaran nang ipinapakita ng kanyang ama ang pagkainis kay Vicente Zaragoza. Wala na akong masabi. Maya-maya ay tawag pansin Hector sa pananahimik na Iris. Ikaw naman. Kanina ka pa kasi tahimik dyan eh. May I know what are you thinking? Gumuhit ang ngiti sa mga labi ng binata. Wala. Maagap na nagbawi ng tingin sa Iris. Hindi ka siguro makapaniwala sa nalaman mong gusto ka ni Kuya Ricardo, no? Nanatili ang ngiti sa mga labi ni Hector. Ikaw, crush mo rin ba ang kuya ko? O totoo ang minsan sinabi ng kuya mo sa kuya ko na sinabi niya na crush mo daw ako? Nag-init ang kanyang buong mukha, tiyak na nagkulay mansanas na naman siya. Katulad mo, bulero ang kapatid mo. Pilit na nagpapakasual na sagot ni Iris kay Hector. Hindi lahat ng sinasabi ng mga katulad niyong bulero ay dapat paniwalaan. Tumayo si Iris mula sa pagkakaupo. I better go. Hindi pa tayo nakakapag-usap, Iris. Pigil na Hector sa braso niya. Hindi na natin dapat pang palampasin ang pagkakataong ito. Napasilyap si Iris sa kamay ni Hector na nakapigil sa kanyang braso. Hindi ni Iris mapiling kung ilang boltahe ng kuryente ang nanulay sa kanyang mga ugat nang hindi sa simpleng paghawak ni Hector sa braso niya. Bumalik si Iris sa upuan. You know what? Muling saad ni Hector. Kaya naging matalik na magkaibigan ng mga kuya natin ay dahil pareho sila ng prinsipyo sa buhay. Kapwa sila may layunin na makatulong sa kapwa. Kaya nga nila nagawang manatili dito maski na mas may oportunidad sila sa syudad, diba? Handang ipagtanggol ng kuya mo ang mga biktima na nasasakdal na walang kasalanan sa harap ng korte. Maski na walang pambayad ang mga ito sa serbisyo niya bilang abogado.
Ang kuya ko naman ay pumayag ng manilbihan na counselor maski na maliit lang ang sahod doon. They had common goals, and those include helping humanity and promoting peace. Sa pagkawala nila, kasamang nawala ang katuparan ng pangarap na iyon. Hindi ba natin pwedeng subukang ipagpatuloy ang mga naumpisahan nila maski na dito lang sa atin, Iris? Seryoso ang mukhang tiningnan siya ni Hector. Paano? Halos pabulong na tanong ni Iris. Alam kong mahirap magsimula, he said. Pero mas mahirap magsimula kung wala kang kasama at kung hindi mo alam kung saan ka magsisimula. But we know where to start, don't we? Saan? Nakakadala ang kaseryosohan nito. Hindi kailanman naisip ni Iris na isang araw ay matatagpuan niyang sariling nakikinig sa mga sinasabi ng binata. Magsisimula tayo sa mga sarili natin. May makahulugang ngiting gumuhit sa mga labi ni Hector. Kapag natanggap na natin na tayo mismo ay pwede makatulong para magkaroon ng pagbabago sa paligid natin, I'm sure may kakayahan na rin tayong akayin ng pamilya natin sa pagbabagong iyon. And when that happens, hindi na malabong matulungan natin ang iba pang mga tao. Napaawang ang mga labi ni Iris habang nakatitig sa gwapong mukha ng binata. Sa Hector Zaragoza ba ang nagsasalitang ito? Tanong ni Iris sa isip. Sa Hector na kilala niyang bulero, maloko at walang iniisip kundi ang sarili? Kasama ang mga pamilya natin sa kinikilala at nararespetong pamilya sa Sampaloc. Pagpapatuloy ni Hector sa seryosong mukha. We could promote peace and order in this town. Ang kapayapaan ay magsisimula sa ating mga sarili. Magpapatuloy sa ating mga pamilya at hanggang sa ibang tao. Kapag may kapayapaan na sa loob ng ating tahanan, hindi malabong tularan tayo ng ibang tao. Does that sounds wonderful? Nananatiling nakatitig sa Iris sa mukha ni Hector. Parang gusto ni Iris pahirin ang pawis sa noon ng binata. Parang gusto niyang haplusin ang mukha nito. Kinapa ni Iris ang kanyang dibdib. Bigla siyang naapektuhan. Bakit parang gusto pa niyang umiyak? So what do you think of my suggestion? Tiningnan siya ni Hector, waring naputulay ng dila na hindi makasagot si Iris. Mahirap pang gawin ang sinabi ko? Muling sad na Hector. Bumuntang hininga ito nang hindi pa rin siya umimik. Mas mahirap mabuhay sa magulong mundo, Iris. Pakiramdam ko ay nasa gitna tayo ng gera. Hindi ko alam kung saan ako susuong. Parang wala akong makitang ligtas na lugar na pwede akong mamuhay ng tahimik. Masaya ka ba sa buhay na ganito? Saka lamang nagawang kumurap ng kanyang mga mata. Sa pagpikit ng mga iyon ay tuluyan nang nakawala ang mga luhang kanina pa ni Iris minipigilan. Iris? Gulat na sabi ni Hector. God, I didn't mean to make you cry. Ano nga bang nagawa ko? Damn! Litong-litong umisod palapit sa kanya at maingit na pinahid ang luha sa kanyang mga pisngi. Hindi ko sinasadya. I'm so sorry. Hindi na makakaya ni Iris na patuloy na pakinggan ang mga sinasabi ni Hector. Mabilis na siyang tumayo mula sa upuan at tumakba palabas ng Molosseum. Iris! Narinig niyang pagtawag ng binata. Nagbingi-bingihan si Iris at tuloy-tuloy na tinungo ang kanyang kotse sa di kalayuan. Nang makasakay ay pinatakbo niya kaagad iyon ng mabilis. Malinaw pa rin sa isip ni Iris ang mga sinabi ni Hector hanggang sa makarating siya sa kanila. Naratnan niya sa salas ang mga kapatid at mga kaibigan ng mga ito. Hindi ako makakapayag na hindi makaganti sa Hector Zaragoza na yun. Mariing sabi ng Kuya Sander niya. Kailangan ipakita natin sa kanya na tayo ang mas may kapangyarihan sa Sampaloc. Sabihin niyo lang sa amin ang plano, sabi ng barkada ni Kuya Sander na sa pagkakatanda ni Iris ay si Edward ang pangalan. Handa kaming tumulong. Dugtong ng katabi ni Edward na si Bert. Noon pa man ay talagang asar na ako sa mga Zaragoza eh. Sabi ng isa pang kaibigan ni Kuya Sander na si Jack. Hindi magawang umalis ni Iris sa kinatatayuan sa entryway. May sinasabi rin ang pamilyang pinagmula ng mga kaibigan ng kuya ni Iris. Ilan lamang ang mga ito sa mga nagagalit sa mga Zaragoza dala ng matinding inggit. Aabangan natin sa Hector Zaragoza. Maya-maya ay sabi ng Kuya Sander ni Iris. Dadalhin natin siya sa isang liblib na lugar. Bubugbugin natin siya hanggang sa lumhod siya sa harap natin at magmakaawa. Hanggang sa isuko niya ang kapangyarihan niya bilang Zaragoza at kilalanin ang kapangyarihan natin. Biglang may kaba sa dibdib ni Iris. Sa kauna-unahang pagkakataon,
nag-alala siya para kay Hector. Pagkatapos ng pag-uusap nila kanina, parang ayaw na niyang mapahamak ang binata. Mukhang delikado ang binabalak mo, Sander. Nasihimig ng kanilang Kuya Carlo ang hindi pagsang-ayon. Huwag mo nang pairali ng karuwagan mo, Kuya Carlo. Sabi naman ni Kuya Sander niya. Hindi ako makakapaghiganti sa ginawa ng lalaking yon kung hihintayin natin si Papa ang kumilos. Katulad mo, duwag din si Papa. Nagtatapang tapangan lang yon. Hindi niya tayo kayang ipagtanggol. Wala siyang ibang alam gawin kundi ang manira ng mga taong kinaiinggitan niya. Saglit ay nagkaroon ng katahimikan. Muntik nang mapasigaw si Iris nang bigla na lamang sumulpot sa harap niya ang kanyang Kuya Sander. Saan ka galing? Tanong nito sa matigas na tinig. Sa Mauliseum. Wala akong makausap na matino dito sa bahay kaya si Kuya Luis ang kinausap ko. Si Kuya Luis o si Hector Zaragoza? Hindi na paghandaan ni Iris ang bagay na iyon. Napakagatlabi na lamang siya. May dinalaw na kamag-anak si Edward sa sementeryo at nakita niya kayong mag-ausap na Hector Zaragoza sa loob ng Mauliseum nila. Ipaliwanag mo sa akin kung anong ibig sabihin yon, Iris. Saglit na naman hid ang utak ni Iris. Kung hindi pa niya kinurot ang sariling braso, ay hindi pa siya makakaisip ng rason. Sinita ko lang siya sa ginawa niya sa'yo. Sa loob ng Mauliseum nila? Nasaan yun ang Kuya Sander niya ang pagdududa? Nakita ko lang siya roon ang dalawin ko ang puntod ng Kuya Luis. Pagdadahilan pa rin ni Iris, sinugod ko siya ng sampal. Hindi mo na kailangan gawin yun, sabi ng Kuya Sander niya. Kami nang bahala sa Hector na yon. Pag mula ngayon, huwag na huwag ka nang lalapit sa kanya o sa iba pang Zaragoza. Hindi na tayo nakakatiyak sa kaligtasan natin sa lugar na ito simula nang umuwi si Hector. Napatango na lamang sa Iris. Pagkatapos niyon ay natagpuan niya ang sariling nakikipag-usap kay Aling Susan, ang katulong na nagkaedad na sa paninilbihan sa kanila. Naging malapit si Iris kay Aling Susan mula nang mawala ng oras sa kanya ang mga magulang nila. Sila lamang ng Kuya Luis niya ang naging malapit kay Aling Susan. Palibhasa, parehong walang amor sa mga katulong ang dalawa pa niyang kuya. Nakausap ko kanina si Hector. Pagkukwento ni Iris sa mahigit 40 anyos pa lamang na babae. Pinagkakatiwalaan na niya ito palibhasa, hindi matabil at paka-elamera katulad ng iba, si Aling Susan. Ano? Nanlaki ang mga mata ng babae. Nakikipagmabutihan ka na sa isang Zaragoza? Walang idudulot na maganda to, Iris. At sa tingin nyo, ay may magandang idudulot ang pairalin ng galit sa isang taong wala namang nagawang kasalanan sa'yo? Isang Zaragoza ang pinaghihinalaan nilang pumatay sa Kuya Luis mo. Paalala ni Aling Susan. At naniniwala kayo ron? Hindi. Bumuntong hininga ito. Minsan ko nang nakilala sa Ricardo Zaragoza. Mabait siyang tao. Mabait siya sa lahat, mahirap man o mayaman. At wala sa hitsura niya ang papatay. At ganun din ang paniniwala ko, Aling Susan. Pero nilason nilang isip ko. Isang parte sa akin ang nabuhay o natauhan nang marinig ko ang mga sinabi kanina ni Hector. At nalilito ako kung sino ang dapat kong paniwalaan. Ang sarili kong pamilya o ang ibang tao. Parang gusto kong kaibiganin si Hector pero alam kong isang malaking kasalanan yun para sa mga Salvador. Alam niyo ba kung ano ang dapat kong gawin? Nagsusumamo ang mga mata ni Iris. Hindi mali ang gusto mong gawin, sabi ni Aling Susan, sabay gagap sa palad niya sa ibabaw ng work table. Silang dalawa lamang ang naroon sa kusina. Nagiging mali lang iyon dahil sa pamilya mo. Pero mas maganda na yung umiiwas ka sa gulo, Iris. Payo nito. Hanggang kailan ko ho gagawin to? Tanong ni Iris. Kung walang gustong gumawa ng paraan para maayos ang gulo ng pamilya ng Salvador at pamilya Zaragoza, paano pa magkakaroon ng katahimikan ng bawat pamilya? Hindi na dapat umabot sa mga susunod pang henerasyon ang alitang ito, Aling Susan. Kailangan matapos na to. At ano ang kaya mong gawin para mangyari yon, Iris? May nababanaag na takot sa mga mata ni Aling Susan. Malaki ang galit ng ama mo sa mga Zaragoza. At ganun din si Don Vicente Zaragoza sa mga Salvador. Anak ka lang sa tingin ng papa mo. Wala kang kapangyarihan makapaghupada sa galit niya.
may magagawa kami ni Hector. Mariin na sabi ni Iris. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Pinanlakihan siya ni Aling Susan ng mga mata. May magagawa kami, Aling Susan. At kakailanganin namin ang tulong mo. Hindi ba't may kubo sa bukid ni Mang Jess? Tinalikuran si Iris ni Aling Susan pagkatapos niyang banggitin ang pangalan ng dating nitong asawa. Sigurado ka bang ligtas dito, Jess? Tanong ni Aling Susan sa asawa matagal nang hiniwalayan dahil sa paglalasing. Siguradong sigurado, darling. Nakangiting sagot ni Mang Jess. Safe na safe dito sa kubo ng darling mo. Tigilan mo ang kakatawag mo sa akin ng darling. Singhal ni Aling Susan. Matagal na tayong hiwalay at kung hindi lang nagigipit ang alaga ko ay hindi na ako hihingi ng tulong sa'yo. Napangiti at napailing si Iris habang nakamasid sa dalawa. Lasinggero daw si Mang Jess ayon sa kwento ni Aling Susan. Hindi naman daw nananakit ang matandang lalaki ngunit araw-araw na umiinom kaya nagpa siya si Aling Susan na tuluyan ng hiwalayan ang lalaki. Mag-isang namuhay si Mang Jess sa bukid. May maliit na lupain na sinasaka pa ang matanda na lalaki na namana pa sa mga magulang nito habang si Aling Susan naman ay sa kanila na tuluyang nanirahan. Madalas bumibisita si Mang Jess sa kanila upang dalawin si Aling Susan at kumbinsihang bumalik sa piling nito ngunit marin iyong tinutulan ng matandang babae. Hindi nga makapaniwala si Iris na magagawang lumapit muli ni Aling Susan sa asawang matagal nang iniiwasan para lang mapagbigyan siya. Dating driver si Mang Jess ng mga Zaragoza. Ngunit pinalayas ang matandang lalaki ni Don Vicente nang mahuling umiinom ng alak. Huwag kang mag-alala, Susan, sabi ni Mang Jess. Malayo sa kabiyas na ng bukid na ito. Hindi sila rito makikita ng sino man. Magtiwala ka. At paano kung ikwento mo sa mga kainuman mo? Nakapamaywang na akusa ni Aling Susan. Hindi na ako umiinom. Nakangiting sagot naman ni Mang Jess. Hindi man katangkaran, may gandang lalaki rin naman itong maipagmamalaki. Kung sa bagay, maganda rin naman si Aling Susan. Kung katulad ni Aling Susan ang kanyang mama na si Doña Helena Zaragoza, ang mama ni Hector, tiyak na mas bata pa rin tingnan ngayon si Aling Susan. Iginala ni Iris ang kanyang paningin sa paligid. Nasa labas siya ng kubo ni Mang Jess, napapaligiran iyon ng maliit na palayan na pag-aari ni Mang Jess. Mga 15 minutes silang naglakad kanina ni Aling Susan bago narating ang lugar. Huwag ka nang mainip, darating na iyon. Nakangiting sabi ni Aling Susan na namalayan na lamang ni Iris na nakalapit na sa kanya. Ano po bang sinasabi niyo? Kinakabahan niyang tanong kay Aling Susan. Sinabi ko na gusto mo siyang makausap. Sagot ni Aling Susan. Na importante ang pag-uusapan niyo at hindi pwedeng may makakita sa inyo kaya dito mo siya hihintayin. Sinabi ko rin kung paano matutuntun ang lugar na ito. Nahirapan niya akong makausap siya, Iris eh. Ayaw akong patuloyin ng mga gwardiya sa mansyon nila dahil kilala ako ng mga iyon na naninilbihan sa inyo. Ayaw rin nilang ipakausap sa akin sa Hector. Kaya wala akong nagawa kundi ang umalis. Mabuti na lamang at lumabas ang sasakyan ni Hector. Pinara ko at tumigil naman. Saka ko siya kinausap. Darating daw po ba siya? Pasidihin ng pasidihin ang kaba sa dibdib ni Iris. Idea ni Aling Susan na doon sila magtagpo ni Hector sa lugar na iyon. Tanging ang kubo ni Mang Jess ang nakatirik sa dakong iyon. Kung may ibang bahay man, may kalayuan ang mga iyon mula roon. Kapag nalalasing si Mang Jess, ay hindi naman daw madadal katulad ng ibang lasinggero. Nakakatiyak daw si Mang Jess na walang ibang makakaalam sa bagay na iyon. Aba, yun ang pangako niya. Sagot ni Aling Susan. Palagi ko naman ay makikinig at maniniwala yun sa akin maski na sa isa lamang akong katulong. Napasulyap si Iris Sarilo. Mahigit kalahating oras na siyang naghihintay sa pagdating ni Hector. Iyon ay kung darating pa ang binata. Maya-maya ay biglang kumahol ang aso ni Mang Jess. Sabay pa silang napatingin ni Aling Susan sa dako kung saan nakaharap ang aso. Humihingal sa pagod si Hector nang makita nila. Maganda rito. Tahimik, mahangin, maliwalas ang paligid. Parang kay sarap tumira dito. Tahimik pa rin si Iris habang nakaupo sa bangkong gawa sa kawayan na nasa ilalim ng isang puno. Hindi kalayuan iyon sa kubo ni Mang Jess. Kasalukuyan ang nagluluto ang mag-asawa para si Merienda.
Ikaw na sana'y tumira sa syudad. Magagawang tumira sa lugar na ito? Tinaasan ni Iris ng kilay si Hector. I doubt it. Baka isang oras ka palang dito ay mabagot ka na. Bakit hindi ako nababagot ngayon? Automatic kong nilingas siya ni Hector. May ngiti sa mga labi ang binata habang nakatingin sa kanya. Dahil kasama mo ko. Tagon ni Iris bago tumayo mula sa upuan at dumistansya sa binata. Dahil kasama kita. Pag-ulit ni Hector bago na pabuntong hininga. Well, kung may balak akong tumira dito, di isasama na kita para hindi ako mababagot. Hindi napigilan ni Iris ang mapangiti. May kilid na hatid sa kanya ang sinabing iyon ni Hector, pero wala si Iris balak na ipadama o ipakita sa binata kung gaano kataas ang itinalo ng kanyang puso tuwing nasa malapit lamang ito. Wait a minute. Hindi kita pinapunta rito para pag-usapan ng balak mong pagmumukmok sa bundok na to. Pinapunta kita rito dahil napag-isipan ko ng mga sinabi mo. Tinitigan ni Iris si Hector, ngunit ibinalik din niya kaagad ang tingin sa malayo. Pumapayag na ako sa gusto mong mangyari. Makikipagtulungan na ako sa'yo. Wala si Iris narinig na sagot mula kay Hector pagkatapos niyon. Tiningnan ni Iris muli ang binata. Oh, hindi ka ba natutuwa sa desisyon ko? Isang Salvador makikipagkasundo sa isang Saragosa? Hindi mo lang alam kung gaano kahirap para sa akin ang ginagawa kong ito. At sa tingin mo ay magiging madali ito para sa akin? Napabuntong hininga si Hector. Naligaw ako at napagod. Makarating lang sa lugar na ito. Hindi malinaw ang direksyon na ibinigay sa akin ni Aling Susan. Kung hindi ako prosigido makarating dito, baka hindi na ako tumuloy. At sakala mo ba'y lumipad ako papunta rito? Inungusan ni Iris si Hector. Pataas ang daan patungo roon. Mapuno at matalahib kaya hindi pwedeng ipasok ang sasakyan. May mga kabayo sa asyenda ni na Hector. Ngunit si Iris ang nagmungkahe maglakad na lamang sila upang walang ingay mula sa sasakyan o kabayo na maaaring gumawa ng pansin. Walang sino mang dapat makakita sa kanila. Dito lang tayo pwede makapag-usap ng masinsinan. Yung walang takot o pangamba na may makakita sa atin. Nakita tayo ng kaibigan ni Kuya na nag-uusap sa sementeryo. Kung hindi ako nakapag-isip ng dahilan, e baka kung ano nang ginawa niya sa akin. Ayoko na maulit yon. Eh kung inamin mo na lang kaya sa kuya mo na gusto mo lang akong makita kaya pinuntahan mo ako sa Molusium. Pabirong sabi ni Hector. Excuse me? Gusto sanang sulyapan ni Iris si Hector at irapang muli, ngunit tiyak niyang hindi makakaligtas sa mga mata ng binata ang pamumula ng kanyang mukha. Gusto ni Iris itong makita. Iyon nga siguro ang pinakamatinding dahilan kung bakit naroroon si Iris ngayon at nakikipag-usap kay Hector. Pero natatakot si Iris aminin ang bagay na iyon. Iiwasan niyang mahulog ang loob niya kay Hector hanggang maaari. I was just kidding. Sabi ni Hector na hindi man nakikita ang mukha ni Iris ay batid niyang nakangiti. Pero sa tingin mo kaya ay makakapag-usap tayo ng maayos kung nariyan ka at nakatalikod sa akin? Paano ko masisigurong sincere ka sa pakikipagkasundo mong ito sa akin kung hindi ko makikita ang mukha mo? Hindi mo maialis sa akin ang mag-isip na baka isa itong patibong ng mga Salvador. May ilang sandali ang lumipas bago nagawang bumalik ni Iris sa upuan at hinarap ang binata. Mahigpit ang bata ka rin ng mga Salvador para lang sa kasunduang ito. Para pag-isipan mo pa ng ganyan, Hector. Mariing sabi ni Iris. Forgive me. Nakangiting hinging paumanhin ni Hector. So, where do we start? I thought you knew. She raised her brow. Hindi ba't sa mga sarili natin? Yeah, of course I remember. Natampal ni Hector ang sariling noo. So, ladies first? No, tutol ni Iris. Mauna ka. As you wish. Tumikim muna ang binata bago nagpatuloy. Well, I'm a cool guy. I took up a business administration. Gusto kong pamahalaan ang hasyenda Saragosa pero dahil sa kaguluhan dito sa lugar natin, my dad sent me to America. Nakapagtrabaho ko sa isang company before I decided to go back to Sampaloc. Hindi ako masyadong ambisyosong taong katulad ng Kuya Ricardo ko.
Simple lang ang pangarap ko, ang pangasiwaan ng hasyenda at magkaroon ng tahimik na buhay sa lugar na nakagisnan ko. Gusto kong pagyamanin ang hasyenda sa Ragosa upang mas makatulong ako sa maraming tao. Tiningnan siya ni Hector bago nagpatuloy. Ang gusto ko sa isang babae ay simple. Hindi bali ng maliit, basta alam kong mamahalin ako ng tapat. She has to be good mother to my children and... Wait a minute. Putol ni Iris sa sinasabi ni Hector. Kasama pa ba to? Kasama pa ba ang pagpapakilala sa mga sarili natin? Paano tayo magkakaintindihan kung hindi natin kilala ang isa't isa? Balik tanong ni Hector. Fine. Inirapan ni Iris ito. Oh, tapos? Isang malawak ng ngiti ang pinakawalan ni Hector. I'm sorry for everything. Simula pa ng mga bata tayo ay parado yun na kitang inaasar. Ang sarap makasimpik yun eh, lalo na kapag namumula ang mukha mo. I used to call you a nono, but the truth is, I do like petite woman. Yung katulad mo. Pinatirik ni Iris sa mga mata sa langit habang tila nakikipagkararahan sa kabayo ang tibok ng kanyang puso. Makulit akong tao, parating nakangiti, palabiro, ang akala ng lahat ay hindi na mong problema. Biglang nagseryoso ang mukha ni Hector. Ang hindi lang nila alam, sa parang iyon ko lamang napagtatakpan ang mga kalungkutan ko at frustration sa buhay. Tulad na lang nang nawala ang kaisa-isang taong alam kong parating nariyan para sa akin at nakakaintindi sa akin. Napalunok si Iris kung may isang pagkakapareho man sina Ricardo at kuya niya, iyon ay ang pagmamahal at pag-aaruga sa isang kapatid. Ang lahat ay kayang gawin ng mga ito para sa kapatid. Mailang sandaling namayani ang katahimikan bago nagawang magpatuloy ni Hector. Bumalik na ang ngiti sa mga labi ng binata at sumulyap sa kanya. Anyways, my favorite food is ginataang crab na may langka, lalo na kung isang Bicolano ang magluluto nun para sa akin. Ginataang crab. Pag-uulit ni Iris, hindi ako mahilig sa pagkain may gata, pero mapag-aaralan ko yun. Sa loob-loob ni Iris. So, tell me naman about yourself. Hikayat na Hector. Maya-maya, isigo-lucky. Ang naisigot ni Iris. Mahilig makapagbarkada, wala ambisyon, suplata, ingrata, maliit, unano, fetid. Wait. Itinaas na Hector ang isang kamay upang patigilin siya. Alam ko na yun eh. Sabi sa tanong pabiro. Wala na bang iba? Yung hindi ko pa alam tungkol sa'yo. Yabang mo? Inungusan niya ang binata. Just kidding. Mabilis na bawi na Hector. Ayoko mapikon ka na naman. Ayoko na mayayabang. Biglang sabi ni Iris. Gusto ko, yung mga simpleng tao may simpleng pangarap. Yung taong kahanga-hanga ang prinsipyo sa buhay. Yung hindi selfish. Yung handang kalimutan ng sariling makatulong lang sa iba. Hindi napigilan ni Iris ang sariling hindi tapunan ng tingin sa Hector. Muli itong napangiti. Well, hindi ko mahihirapang hanapin ang lalaking gusto mo. Maya-maya ay saad ni Hector. Tumingin ka lang sa akin, makikita mo na siya. Asa ka pa? Muli ni Iris itong inirapan. Natawa si Hector. Itinago naman ni Iris ang pagsilay ng ngiti sa kanyang mga labi sa pamamagitan ng pagtalikod sa binata. Kay sarap pakinggan ng mga tao ng binata. Ang mga pangit na bagay sa paligid ay tila nagiging maganda kapag kasama ni Iris ang binata. Ang mga problema ay saglit na nawawala, makita pa lamang niya ang magagandang ngiti ni Hector. Iris, Hector, kakain na. Malakas na pagtawag ni Aling Susan mula sa pintuan ng kubo. Oh, kakain na raw, sabi niya sa binata. To be continued. Nakangiti pa rin si Ad ni Hector. Hindi ko pa naririnig kung anong paborito mong pagkain. Beef steak. Tipid na sagot ni Iris bago humakbang patungo sa kubo. Napangiwi na lang si Iris habang pinagmamasdang kumain sina Mang Jess at Aling Susan. At Hector na sarap na sarap sa mesang gawang sa kawayan. Mabuti pa sa Hector ay nasisikmura ang kamote. Hindi kasi ni Iris na sanay na kumain yon. Sayang, hindi kasi ako nakababa sa bayan eh.
sa ademang Jess na tila napansing hindi siya makakain. Wala tuloy akong ibang mahihahain sa inyo. Pero marami namang pagpipilian, Iris eh. Sabi ni Hector, nilagang kamote, ginataang kamote, at pinritong kamote. Kamote pa rin. Nakangiwing sagot ni Iris. Hindi talaga mahilig sa kamote ang alaga ko. Sabad ni Aling Susan. Kay Mindyas ako natutong kumain ng kamote. May pagmamalaking stomach saad ni Hector. Ginawa niyang pulutan ng kamote pag umiinom siya noon sa asyenda. Naalala mo pala yun? Nagtatawang sabi ni Mang Jess. Okay maging driver, pero kung hindi ako pinalayas ng papa mo, hindi ko sana makikita ang kalagahan ng maliit na lupaing ito. Bumaling ang matandang lalaki sa kanya. Oh, kain na Iris. Hindi pa naman po ako nagugutom. Sabi ni Iris. Hindi na bale. Sabi ni Mang Jess habang puno ng pagkain ang bibig. Ikukuha kita ng pagkain. Tumayo ito at saglit na lumabas ng kubo. Nang bumalik ay may bitbit na si Mang Jess na saging na mukhang mahinog na sa puno. Napangiti si Iris. Paborito ko yan, sabi ni Iris. Tinignan siya ni Hector. Mahilig ko pala sa saging. Nagtatago na ang araw nang magpasyang lisanin niya na Hector at Iris ang kubo ni Mang Jess. Sa pamimilit ni Mang Jess ay hindi na nakatutol si Aling Susan na sumama ito sa paghahatid sa kanila. Bumalik ka na sa akin, Susan. Sabi ni Mang Jess sa ginang habang nasa daan sila. Nauna ang mga ito sa kanila ni Hector. Totoong sinabi ko na hindi na ako naglalasing. Nang iwanan mo ko, pinilit kong kalimutan ang alak. Ayaw mo lang maniwala sa akin. Hindi ko naman siguro maaalagaan ang bukid kung lasingero pa rin ako hanggang ngayon, di ba? Nakita mo naman kung gaano katataba at kasisigla ang mga pananim ko. May problema na ang mga bata para dumagdag pa, Jess. Paingos na sabi ni Aling Susan. Hindi ang tungkol sa atin ang dahilan kung bakit tayo nag-uusap at nagkakasama ng ganito. Para ito sa ikatatahimik ng Pamilya Salvador at Pamilya Saragosa. Nagmamakaawa ko, Susan. Git pa ni Mang Jess. Matagal ko nang pinagbayaran ang pagkukulang ko sa'yo. Hindi ka magsisisi kapag binalikan mo ko. Magtigil ka, Jess? Umuna na sa paglalakad si Aling Susan. Pero nakabuntot pa rin si Mang Jess. Marahil ay naging madali para kay Aling Susan ang hiwalayan ng asawa dahil walang anak ang mga ito. Inaman naman ni Aling Susan sa kanya na minsan na itong walang kakayahang magkaanak. Nagkangitian na lamang sila ni Hector habang nakasunod sa dalawa. Wala yata tayo na pagkasunduan. Maya-maya ay sabi ni Hector sa kanya. Nakilala natin ang isa't isa. Sabi ni Iris. Bukas, mas makikilala natin ang isa't isa. Sabi ng binata. Bukas? Sabi ni Iris, tumigil sa paglalakad at tinignan sa Hector. Magkikita tayo bukas sa bukid. Marami pa tayong dapat pag-usapan at planuhin para sa katahimikan ng lahat. Ako ang magsasabi kung kailan tayo magkikita ulit. Sabi ni Iris at nagpapatuloy sa paglalakad. Kailan? Tanong ni Iris sa isip. Nagkita pa lang sila ni Hector ngayon. Hindi pwedeng bukas. Masyadong matagal iyon. Kung pwede lang, magkita sila ulit mamaya. O kaya ay oras-oras, minuminuto, bawat sandali. Kung pwede lang ay huwag na silang maghiwalay. So, kailan? Mamaya. Bigla na lamang nasabi ni Iris. Mamaya? Tila nagulat pa na tanong ni Hector. Ang ibig kong sabihin, binilisan ni Iris ang paglakad upang maitago ang nararamdaman niyang pamumula sa kanyang mukha. Mamaya ko sasabihin kung kailan tayo pwede magkita ulit. Nagpatuloy sila sa paglalakad habang nagkakwentuhan. Namalayan na lamang nila na malapit na sila sa kanilang bahay. Hanggang dito na lang kayo. Sabi ni Iris sabay hinto sa paglalakad. Nasa bungad pa rin sila ng kahayuhan. Mula roon ay may shortcut na daan patungo sa Hacienda Zaragoza. Malapit ang lumunin ng dilim ang paligid. Mabuti na lamang ay may dalang gasera si Mang Jess. Iyahatid kita hanggang sa gate lang. Sabi ni Hector. Are you crazy? Tinignan ni Iris ang binata, nanlaki ang mga mata. Pagkatapos na nangyaring gulo sa inyo ni na Kuya Carlo at Kuya Sander, tiyak na hindi lang bugbog ang sarado pag nakita kanila.
I can take care of myself. Malapit na naman ang bahay namin eh. Nag-aalala ka pa para sa akin. Sabi ni Hector, kasabay ng isang makahulog ng ngiti. Ayoko lang ng gulo, sabi ni Iris. Goodbye. Iyon lamang at hinila na ni Iris si Aling Susan paalis. Goodbye, Susan. Pahabol namang si Ad ng ginang ni Mang Jess. Kailan tayo magkikita ulit, Iris? Tanong na Hector. Tila walang narinig na tuloy-tuloy na si Iris na humakbang patungo sa kanila. Sa minsang paglingon ay nakita niyang nakatayo pa rin si Hector at Mang Jess sa lugar kung saan nila iniwan ang dalawa. Anong sasabihin natin pag tinanong nila tayo kung saan tayo nang galing, Aling Susan? Pabulong na tanong ni Iris sa ginang nang malapit na sila sa gate. Sa palengke. Sagot ni Aling Susan na halatang kinakabahan na rin. Napansin niyang nanginginig na ang kamay ng ginang. Nasaan ang pinamili natin? Tanong ni Iris. Oo nga no. Napatigil si Aling Susan. Ano nga pang idadahilan natin? Eh kung palabasin kaya natin mag-iba tayo ng lakad at sabay lang tayo dumating. Hindi ko talang kotse ko. Sabi ni Iris. Magtatanong at magtatanong sila kung bakit. Sa wakas ay nakarating sila sa harap ng gate. Nasa malayo ang gwardya at kinakailangan pa nilang tawagin upang makapasok sila. Papalapit na ang gwardya sa kanila nang may maalala si Iris. Oh my God! Pabulong na sabi ni Iris. Hindi ko nasabi kay Hector ang balak ni na kuya laban sa kanya. Napatagpal siya sa sariling noo. Iyon pa naman ang pangunahing dahilan kung bakit ninais ni Iris kausapin si Hector. Pagkatapos makakalimutan din niya palang sabihin. Mauna na ho kayo, Aling Susan. Bigla na lamang niyang nasabi bago pa makalapit ang gwardya sa kanila. Pero Iris, hindi na nagawang pigilan si Iris ni Aling Susan dahil bigla na lamang siyang umalis. Halos madapa si Iris sa pagnanais na makatakbo ng mabilis. Nakaalis na si Mang Jess at Hector nang bumalik siya. Si Mang Jess na lang ang natatanong niya sa daan kung saan sila nanggaling kanina. Tiyak na pauwi na ang matanda sa bukid. Ngunit ni Anino ni Hector ay hindi na ni Iris matanaw sa shortcut na daan patungo sa Hacienda Zaragoza. Hindi ko papapatawad ang sarili ko pag may nangyaring masama sa kanya. Sabi ni Iris sa isip habang patuloy sa mabilis na pagtakbo. Mabuti na lamang at natanaw niya sa Hector na makarating siya sa sanga-sanga doon. Hector! Hindi nakapagpigil na tawag na Iris. Huminto naman kaagad sa Hector at nang makita siya ay pumihit ito pabalik. Iris, bakit? Tanong ng binata nang makalapit. May nakalimutan akong sabihin. Humihingal sa pagod na sagot ni Iris. Kailangan mong mag-ingat. May binabalak na masama sa iyo ang kapatid ko at ang mga kaibigan niya. Isa sa mga araw nito, aabangan ka nila. Parurusahan ka nila hanggang sa... Biglang natigilan si Iris nang masalubong ang mga mata ni Hector. Hindi takot o pangamba ang nababasa ni Iris sa mga iyon. Sa halip ay may naaninig siyang kaligayahan sa hindi niya matukoy na dahilan. Nagmamalasakit ka sa isang Saragosa. Sabi ni Hector na nababaka sa mukha ang hindi pagkapaniwala. Mag-iingat ka. Iyon lang at mabilis na si Iris tumalikod sa paalis. Iris! Tawag ng binata sa kanya. Sa kabila ng kahilingan ng kanyang puso na manatili sa tabi ng binata, ay pinili pa rin niya ang sariling lumayo na. Walang lingon-lingon na likod na tinakbo niya ang daan pabalik sa kanila. Ang mahalaga ay nasabi niya rito ang plano ng kanyang mga kapatid upang makapag-ingat ito. Kinumpante ni Iris ang sarili bago pumasok sa gate na nabuksan na ng gwardya bago pa man siya makalapit. Namasyal sa gubat? Nag-echo ang malakas na boses na iyon ng Mayor Salvador sa apat na sulok ng sala nang pumasok si Iris. Nakatayo sa harap ng kanyang ama si Aling Susan. Nakatungo. Huwag niyong pagalitan si Aling Susan. Sabad ni Iris habang dahan-dahang lumapit. Pinilito siya sumama sa akin. Anong nakain mo at naisipan mong sa gubat naman gumala? Sabad na tanong ng Kuya Sander niya habang naninigarilyo sa pasyo. Wala ang Kuya Carlo nila ng mga sandaling iyon. Ang mama naman nila ay hindi niya nakita sa ibaba. Kung hindi nasa factory o sa kusina ay baka nasa itas nito at nagpapahinga. Nagsasawa ka na sa syudad o sa bayan, sis? Mind your own business.
Humakbang si Iris patungo sa hakdan. Totoo bang sinabi ng kuya mo na nakita ka ni Edward na nakikipag-usap kay Hector Zaragoza sa sementeryo? Tanong ng papa niya sabay pigil sa kanyang braso. Di ba't sinabi ko na ang dahilan? Sinilyo pa ni Iris ang kanyang kapatid sa pasyo. Sinampal ko lang naman. Makakasuhan na ba ako sa ginawa kong yon? Pwede. Napangiting tugon ng kanyang papa. Tama lang ang ginawa mo, iha. Pero may mas magandang paraan para makapaghiganti tayo sa mga Zaragoza. Pigil hiningang naghintay si Iris sa susunod na sasabihin ng kanyang ama. Paibigin mo si Hector Zaragoza. Saglit na natigilan si Iris, hindi siya makapaniwalang masasabi iyon ng kanyang ama. Nagagawin siya nitong kasangkapan, makapaghiganti lang sa mga taong itinuturing ng mga kaaway. Hindi ko kayang gawin ang sinasabi niyo. Binawi ni Iris ang kanyang kamay mula sa kanyang ama at nagpatuloy sa pagpanhik. Walang duwag sa Salvador. Pahabol na saad ng kanyang ama. Pero may matinong Salvador. Sagot ni Iris. Nagdala ako ng beefsteak at iba pang pagkain para siguraduhin hindi ka magugutom. Nakangiting sabi ni Hector. Ilang araw na ang nakalilipas. Ilang araw na rin silang nagkakausap sa bukid ni Mang Jess. Unti-unti na rin nilang nakikilala ng husto ang isa't isa. Pareho silang nakaupo sa nakalatag na picnic blanket sa harap ng kubo habang pinagmamasdan si Mang Jess na nagdadamo sa palayan. Mukhang hindi na rin nakatiis na hindi tumulong kay Mang Jess si Aling Susan na nagawa pa rin niyang isama roon. Anong dahilan ang ibinibigay mo sa papa mo pag umaalis ka? Hindi nakatiis na tanong ni Iris. Edi, bumibisita sa mga dating kaibigan at kakilala. Sagot ni Hector. Tinuturuan niya ako sa pagpapalakad ng hasyenda pero hindi ako makakapagtrabaho mabuti hanggat hindi ko natatapos ang alitan nila ni Mayor. Sa tingin mo kaya ay may pag-asa pang mawala ang galit sa akin ng mga kapatid mo? Bakit naman hindi? Tiningnan ni Iris ang binata bago niya muling itinoon ang pangningin kina Mang Jess at Aling Susan. Kung hindi niya alam na matagal nang naghiwalay ang dalawa, ay iisipin niyang tiyak na mag-asawa pa rin ang mga ito. Marunong maglambing si Mang Jess, kaya marahil unti-unting lumalambot ang puso ni Aling Susan. Kailangan lang nating ipakita sa kanila na walang sino man sa atin ang dapat sisihin sa pagkawala ng mga kapatid natin. Tumanaw si Iris sa malayo. Ipapakita ko sa pamilya ko ang magagandang bagay tungkol sa mga Zaragoza. At ganoon din ang gagawin mo sa pamilya mo. Do you believe now that Zaragoza are innocent? Napabuntong hininga si Iris bago sumagot. Dati pa, nadala lang ako sa paniniwala nila. Mahirap pag-isipan ng masama ang taong katulad ni Ricardo Zaragoza. Thank you, Iris. Bumakas ang kaligayahan sa mukha ni Hector nang sulyapan niya. Sana ay magkaayos ang pamilya natin. Sana. Sabay silang napatingin sa pilapil nang marinig ang hiyaw na iyon ni Aling Susan. Kaya pala ay kumuntik na itong malaglag sa putikan kung hindi maagap na nasa loob ni Mang Jess. Hindi naman tumutol si Aling Susan ang kargahin ng iposo. Nagkangitian na lamang sila ni Hector. Mabuti pa ang mga forgets may love life sa loob-loob ni Iris. Nang sabihin ni Hector na ito na lamang ang maghahatid kay Iris, ay naunang umuwi sa mansyon si Aling Susan dahil marami pa raw gagawin ng ginang. Tinuruan ni Iris si Aling Susan, sabihin sa kung sino man na magtatanong na nasa gubat siya at nangunguha ng litrato. Inahitid ito ni Mang Jess. Nang dumating si Mang Jess ay saka lamang nila nagawang umalis na Hector. Gaya ng sinabi ko, hindi mo pa rin ako pwedeng ihatid hanggang sa mansyon. Sabi ni Iris nang binaybay na nila ang daan pauwi sa kanila. Kung mabagal maglakad sa Hector, lalo na siya. Gusto ni Iris kasing magtagal pa ang pagkakasama nila. Hindi ako aalis hanggat hindi ka nakakapasok. Sabi ni Hector, habang hawak ang flashlight na nakasanay na nitong dalhin mula nang gabihin sila sa bukid. Tatanawin kita mula sa pinagtataguan ko. Bahala ka. So, wala nang mababago sa plano? Pagbabatiin natin ang ama natin sa kapistahan ng patron. Gawin natin iyon sa kaharapan ng maraming tao upang hindi na sila makatutol. Sa harap ng masa, isiguradong hindi magpapakita ng kagaspangan ng ugali ang papa ko. Nakangiting sabi ni Iris. Takot lang niyang mawala ng boto mula sa mga tao. At ganun din naman ang papa ko.
hindi na yung makapagmamatigas sa pagmaraming nakatingin sa kanya. Mahihiya iyon sa mga kakilala niyang may mataas na respeto sa kanya. Paano pagkatapos? Tanong ni Iris. Hindi nakasagot si Hector. Hindi pa rin naman sila nakakasigurong magbabati ng totoo ang kanilang mga ama. Paano kung ang mangyayaring pagkakasundo ng mga ito ay pakitang tao lamang? Bahala na. Napabuntong hininga si Hector. Saglit na namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Maya-maya ay sabay pa silang natigilan. May naririnig silang mga yabag at boses. Saan gubat kaya nagpunta ang babaeng yun? Tinig iyon ang Quisander niya. Wala nang iba pang malapit na gubat kundi ito. Sa guhat ng kasama niya, nakapatid na hindi matukoy ni Iris kung sino kina Edward. Hindi na Iris narinig ang boses ng Kuya Carlo niya. Hindi niyo na dapat siya hinahayaang umalis. Tinig ng isa sa mga kaibigan ng kanyang kapatid. Delikado, kung makita siya ni Hector. Matigas ang ulo ng babaeng yun. Sagot ng kuya niya. Pero hindi si Iris inaabot ng ganitong oras, kaya ipinasundo na siya sa akin ni Papa nang sabihin ni Susan na nandito pa rin siya sa gubat. Kailan pa nagkahilig mamasyal sa gubat ang kapatid mo? Tanong ng isa pang hindi pamilyar na tinig. Ewan ko ba sa babaeng yun? Hindi makakilos sa kinatatayuan si Iris. Pakiramdam ni Iris ay mabubuking na siya ng kanyang kuya. Kung hindi siya maagap na inakay ni Hector pakupli sa likuran ng matabang puno ay baka nakita na sila ng mga humahanap sa kanya. Pinatay ni Hector ang dala nitong flashlight. Iris! Nag-echo ang malakas na tinig ng Kuya Sander niya. Nanginig ang buong katawan ni Iris habang nakaupo sa malaking ugat ng punong kahoy. Saglit na lang ay babagsak na ang kanyang mga luha. Nang malaglag ang mga luhang iyon ay maagap na nag-abot ng panyo sa kanya si Hector. I never been this scared. Bulong ni Iris na halos siya lang ang nakakarinig. Hindi para sa sarili ko kundi para sa'yo. Ayoko mong saktan kanila. May mapait na ngiting sumilay sa mga labi ni Hector. Nang mga sandaling iyon ay malayo na sa kanila ang grupo. Ngunit natatakot pa rin si Iris na lumantad. Niyakap siya ni Hector. Masaya ako sa nangyayaring to. Bulong ni Hector sa kanyang tenga. Masaya ako't nakilala kita ng husto. And so I am. Hindi napigilan ni Iris ang sariling hindi iyakap ang kanyang kamay sa katawan ng binata. Nang pakawalan siya ni Hector ay ang mga mata naman nila ang nagtagpo. Kung ilang sandaling nagtagal iyon ay hindi niya alam. Basta matagal. Hanggang sa unti-unting bumaba ang mukha ni Hector sa kanya. Hanggang sa unti-unting nagtagpo ang kanilang mga labi. Iyon ang kauna-unahang sandaling nahagkan si Iris sa mga labi ng isang lalaki. Kaya naman hindi niya alam kung patutulugin siya ng pangyayaring iyon. Madilim na ang paligid, ngunit nananatili pa rin sila sa likuran ng punong iyon. Nanatili ring magkalapat ang kanilang mga labi. Nararamdaman ni Iris ang pananabik ni Hector sa mga ungol at mga kamay nitong dahan-dahan nang naglalakbay sa kanyang katawan. Hector... Sambit ni Iris sa pagitan ng mga halik ng binata. Pakiramdam ni Iris ay wala na siyang lakas na pagwawalan ito anuman ang gawin sa kanya. Magagawa ni Iris na ipuubaya ang sarili sa lalaking itong alam niya. Sa lalaking ito na maiksing panahon lang ay napalapit ng gusto sa kanyang puso. Unti-unti nga silang nagiging mapusok. Ikinawit ni Iris ang mga kamay niya sa batok nito. Napasinghap si Iris nang maramdaman ang paghawak na Hector sa kanyang katawan. Let's go. Sabi ni Hector nung pansamantalang pakawalan ang mga labi niya. Nasa tinig pa rin ang pananabik sa kanya. Saan? Tanong ni Iris sa nanginginig na tinig. Sa kahit saan. Sagot ni Hector. Huwag lang dito. I want you, Iris, so much. Gusto kong gawin natin iyon sa isang disenteng lugar, hindi dito. Gabi na, Hector. Mahinang sabi ni Iris. Nanginginig na rin ang buong katawan niya sa sobrang pananabik. Baka... Muling hinuli ng binata ang kanyang mga labi. Pagkatapos ay itinaas sa balikat niya ang straps ng kanyang bra. Ganoon din ang sleeves ng kanyang suot na damit. Come on. Hinawakan ni Hector ang kamay ni Iris at inalalayan siya makatayo.
Pagkatapos ay animong mga batang tumakbo sila sa madilim na daan na walang ibang ilaw kundi ang bitbit nitong flashlight. Sana nga tayo pupunta? Tanong ni Iris sa isang rest house namin sa kabilang bayan. Masaya ang sagot ni Hector. Doon tayo magpapalipas ng gabi. Pagkatapos ano? Biglang natigilan ang binata. Tila noon lamang bumalik ang takot sa kahihinatnan ng gagawin nilang iyon. Binura ni Iris ang takot na iyon sa pamamagitan ng paghalik sa labi ng binata. Tila bumalik naman kaagad ang lakas ng loob na inakay na siya ni Hector paalis. Subalit hindi pa sila nakakalayo nang muli silang matigilan. Nakaharang sa daan ang grupo ng Kuya Sander niya. Nangunguha pala ng picture sa gubat ha? Kaagad na inagaw si Iris ng Kuya Sander niya mula sa pagkakahawak ni Hector. Let me explain. Malakas na sabi ni Iris. Subalit wala ni isimang nakinig sa kanya. Sige, umpinsahan niyo ng bugbugin ang hambog na yan. Malakas na utos ng kuya niya sa tatlong kaibigan. Pinigilan sa magkabilang kamay ni na Edward at ng mga kasama nito habang hawak ng isang kamay ni Ringo ang rechargeable lamp. Ito ang pumasto sa harap ni Hector upang suntukin ang binata. Tingnan ko lang kung makakalaban ka pang mayabang ka. Nagbubunyi ang sabi ng kapatid ni Iris na tila naduruwag namang humarap kay Hector mula ng mabugbog na Hector minsan. Matapang ka lang kapag may kasama ka, sabi ni Hector. Ngayon mo ipakita ang tapang mo. Sagot naman ng kapatid ni Iris. Pagkatapos ay sinuntok na ng sinuntok na Ringo ang walang kalabang laban na si Hector. Tama na! Naluluha ng sabi ni Iris. Kung isang kasalanan ng pagiging Saragosa, yun lang ang kasalanan ni Hector. Wala siyang alam sa alitan ng mga ama natin. Tumahimik ka! Bulyaw sa kanya ng kapatid. Mabait si Hector! Nakikiusap pa rin ang tinig na sabi ni Iris. Listen to me, kuya. Hindi tayo ba tayo nag-aaway ng ganito? Magkibigan si na Kuya Luis at Ricardo. Nilason lamang ni Papa ang pag-iisip natin. Hindi tayo dapat nakikinig sa kanya. I said, shut up! Muling bulyaw ng kanyang kapatid, patuloy sa pagbubugbog si Ringo kay Hector. Hindi na makakayang patuloy na panoorin ni Iris ang tagpong iyon. Nagbumilit siyang makawala sa pagkakahawak ng Kuya Sander niya, subalit hindi niya kayang labanan ang lakas ng kapatid. Tama na! Luhaan ng sabi ni Iris. Tama na, please! Lupay-pay si Hector nang sa wakas ay uwatin ng kuya niya si Ringo. Pulos pa sa ang buong katawan ni Hector nang bumagsak sa lupa. Hector! Kaagad nilapitan ni Iris si Hector ng mga sa wakas ay makawala siya. Napaluhod siya sa tagiliran ng binata. Pakiramdam ni Iris ay madudurog ang kanyang puso sa kaabang-abang na kalagayan nito. Iris! Nagwapa rin sabihin ni Hector sa kabila ng nakikita niyang panghihina ng binata. Halos hindi na maigalaw ni Hector ang katawan. Unti-unti lang kumilos ang isang kamay nito upang haplusin ang kanyang pisngi. Hinawakan ni Iris ang kamay ni Hector. I'm so sorry. Karalgal ang tinig na sabi ni Iris. Marami siyang gustong sabihin ngunit hinablot na siya ng Kuya Sander niya at inilayo siya kay Hector. Let's go. Hindi natin siya pwedeng basta na lamang iwan dito. May pag-aalala lang sabi ni Iris sa kanyang kuya, subalit tila walang narinig ang kanyang kapatid. Tuloy-tuloy na siyang inakay paalis. Kuya, please! Nakalingon pa rin si Iris kay Hector na nakikiusap. Batid niyang mahihirapan na makauwi ang binata sa mansyon dahil sa sinapit. Wala siyang nababalita ang kumakalat na mabangis na hayop sa gubat na iyon, pero hindi pa rin napapanatag ni Iris hanggat hindi niya nalalamang nakauwi ng ligtas sa Hector. Kuya, maawa kayo kay Hector! Pakiusap pa rin ni Iris. Halos dumugo ang mga pisngi ni Iris sa mga sampal ng kanyang ama na si Mayor Salvador. Ano mang paliwanag ang kanyang gawin ay hindi siya pakinggan ng kanyang ama, lalo na at patuloy sa panunulsol ang Kuya Sander niya. Maawa ka sa anak mo, Carlito! Halos maglumuhod na pakiusap ng kanyang mama. Traitor ka, Iris! Nag-uumapaw ang galit sa dibdib ng kanyang ama. Traitor! Alam mo kung gaano ko namumuhi sa mga Saragosa? Mahal ko sa Hector Saragosa! Hindi na napigil ang sabi ni Iris.
Dahil doon ay lalong bumangis ang anyo ng kanyang papa. Mas malakas sa sampal ang ipinadapo nito sa kanyang pisngi dahil lang para bumalandra si Iris sa side table ng sofa. Nalaglag ang lampshade na natapig ni Iris. Kung hindi napigilan ng kanyang mama ang kanyang papa ay baka muli siya nitong dinaluhong ng sampal. Hindi ka na makakalabas ng mansyon. Mariing sabi ng kanyang papa pagkatapos. Wala nang nagawa si Iris kundi ang lumuha. Diyos ko, senyorito! Tanging mga ungol ang naisagot ni Hector habang nakabulagta siya sa damuhan. Nang pilitin niyang imulat ang kanyang mga namamagang mga mata ay nakita niya si Mang Jed sa kanyang harap. Hawak ng isang kamay at ang matanda ang gasera. Kaagad siyang sinaklulohan ni Mang Jed. Mabuti na lamang at nagdesisyon ako lumabas ng bahay nang makarinig ako ng mga sigaw kanina. Sabi ni Mang Jess habang inilalayan siyang makatayo. Sinong may gawa nito, senyorito? Si Sander Salvador. Noon lamang naramdaman ni Hector ng husto ang pananakit ng kanyang katawan. Kandahirap si Mang Jess sa pagdala sa kanya sa Hacienda Zaragoza. Ano nangyari? Salubong na tanong ng kanyang papa nang dali siya ng mga gwardiya nila sa loob ng bahay. Nakasunod pa rin sa kanila si Mang Jess. Jess? Baling ng kanyang papa sa matandang lalaki nang wala itong marinig na sagot mula sa kanya. Natagpuan ko lang ho siyang nakabulagta sa gubat. Tipid na sagot ni Mang Jess. Sino may gawa nito? Muling tanong sa kanyang papa. Muli ay pinilit ni Hector na imulat ang kanyang mga mata at pilit kinausap nang tingin si Mang Jess. Hindi na dapat malaman ng kanyang ama ang totoo. Hindi na dapat lumaki ang gulo. Sumagot ka, Jess. Huling saad ng kanyang papa. Sino ang gumawa nito sa anak ko? Hindi ko po alam, senyor. Sagot pa rin ng matanda. Isang Salvador, hindi ba? Maya-maya ay sabi ng kanyang papa. Isang Salvador. Sunod na pag-iling ang pinakawalan ni Hector. Subalit mukhang hindi na mababago ang hinala ng kanyang papa. Sa loob lamang ng ilang sandali ay dumating sa mansyon ang family doctor nila na tinawagan ng kanyang papa. Kanina pa palakad-lakad si Iris sa kanilang sala at pasilip-silip sa labas. Nagkarat ang mga gwardiya sa paligid. May mga bagong mukha kaya batid ni Iris na nagdagdag ng gwardiya at bodyguards ng kanyang papa. Malabong makalabas siya ng bahay nila nang hindi napapansin ng mga ito. Kailan ko ng tulong niyo, Aling Susan? Nakikiusap ang mga matang sabi ni Iris. Marami akong ginagawa, Iris eh. Tanggi ni Aling Susan habang pilit na nagpapakaabala sa iba't ibang gawain sa kusina. Kanina pa niya napapansing iniiwasan siya ng ginang. Sino bang ibang makakatulong sa akin kung tatalikuran niya ako? May pagdaramdam na tanong ni Iris. Hindi lang ito para sa sarili ko, para sa lahat. Para sa katahimikan nating lahat. Pinagbantaan ako ng papa mo. Umiwis pa rin ito sa kanya. Mawawalan ako ng trabaho. Gusto ko lang malaman ang kalagayan ni Hector. Malapit na namang bumagsak ang mga luha ni Iris. Nagmahal ako sa isang Saragosa, Aling Susan. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako laging masaya. Noong kasama ko sa Hector, isang kasalanan man ito, wala pa rin ako pinagsisihan. Sana'y maintindihan niyo ako. Nagmahal din kayo. Saka lamang nagawang humarap ni Aling Susan sa kanya sa naluluhang mga mata. Naiintindihan kita. Pumiyok ang tinig na sagot ng ginang. Pero wala na akong ibang mapupuntahan. Gagatang ibabang labing niyakap na lamang ni Iris ang ginang. I'm sorry. Naiintindihan ko rin kayo. Kalimutan niyo na ang sinabi ko. Pagkasabi niyon ay saka lamang niya nagawang tumalikod pa alis. Ano gusto mong gawin ko? Biglang sabi ni Aling Susan na ikinatigil niya. May ngiti sa mga labing nilingan ni Iris ang ginang. Nakakilos na si Hector ng sumunod na araw, ngunit mahigpit na ipinagbawal ng kanyang papa na lumabas siya ng bahay. Kanina pa siya naiinip sa loob ng kanyang silid. Natagpuan Hector ang sariling nakatayo sa terrace. Napapikit siya ng malanghap ang sariwang hangin. Biglang nabuo sa imahinasyon niya ang nakangiting mukha ni Iris. Iris, nahinang sambit ni Hector. Kamusta na kaya ang babaeng na isang saglit ay nawala sa kanyang isip? May hangganan ang lahat ng ito. Sabi ni Hector sa isip.
At sana, huwag kang magsawang maghintay. Nang imulat ni Hector ang kanyang mga mata, ay natanaw niya si Mang Jess sa labas ng rehas ng gate. Mukhang ayaw itong papasukin ng kanilang gwardya. Lumapit siya sa intercom at kinausap ang mga gwardya. Saka lamang pinapasok ng mga gwardya si Mang Jess. Tiniyak na Hector na wala ang kanyang papa nang kausapin siya ni Mang Jed na sa garden at likuran ng bahay. Kinausap ako ni Susan nang misang bumisita ako sa mansyon. Kwento ni Mang Jess, hindi na sila basta-basta nagpapapasok ng tao simula ng gabing ipabugbog ka ni Sander sa mga kaibigan nito. Nag-iingat ang mga Salvador dahil inaasahan na nilang hindi kayo pwedeng hindi kumante. Nakiusap pa si Susan sa mga gwardya para makausap kami sa labas ng gate. Kung hindi lang ako kilalang asawa ni Susan, baka hindi nila pinakausap sa akin ng asawa ko. Napabuntong hininga si Hector. Kung naging mas mahigit si Mayor Salvador, ganoon din ang kanyang papa. Natpapadalsang alis ni Papa, Mang Jess. Sabi ni Hector, may kutuba kung gumagawa siya ng hakbang para maipaghiganti ang nangyari sa akin. Umpisa pa lamang ito ng matinding alita ng pamilya Salvador at pamilya Zaragoza. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Napatutok si Hector sa sariling noo. Nag-angat lamang si Hector ng paningin nang makita ang sobrang iniabot ni Mang Jess sa kanya. Ibinigay ito sa akin ni Susan. Sabi ni Mang Jess, nung isang araw pa raw ito ginawa ni Senyorita Iris, pero kanila lang nagawang iabot sa akin ni Susan. Tahimik na tinanggap na Hector ang sulat at binasa. Dear Hector, the night we were together was one of the happiest moment of my life. Nakakalungkot isipin. Maagang naputol ang kaligayahang minsan ko lamang naramdaman. But it's not over yet, isn't it? Gusto kong isipin na umpisa pa lamang ito nang mas malamin natin pagtitinginan. May paraan para magkita tayong muli. Take care, Iris. Muling napabinting hininga si Hector matapos iyong mabasa. Ilang sandaling pinag-isipan niya ang lahat bago nagawang sagutin ang sulat. Hindi mapakali si Iris at Aling Susan habang nakatayo sa terrace ng mansyon. Mula roon ay natatanaw nila si Mang Jess sa labas ng bakuran. Malabong patuloyin ang matanda ng mga gwardya nila. Kausapin niyo na kaya? Pamimilit ni Iris kay Aling Susan. Baka may sagot na ang sulat kay Hector. Nasa iba ba ang papa mo, Iris? Naninerbiyos na sagot ni Aling Susan. Baka mabuking tayo. Eh anong gagawin natin? Sabik na akong mabasa ang sulat ni Hector. Kahit papaano ay natahimik ang kalooban ni Iris nang ibalita sa kanya ni Aling Susan ang sinabi ni Mang Jess nang isang araw ay natagpuan ng matandang lalaki si Hector sa gubat at ligtas na naihatid sa siya at Zaragoza. O siya siya. Pinatirik ni Aling Susan ang mga mata sa langit bago pumihat pa alis. Ingat kayo. Pahabol na sabi niya kay Aling Susan. Hindi pa nasihan, sumunod pa siya sa ibaba. Nasa likuran ang bahay ng kanyang papa. Ang mga kapatid naman niya ay umalis. Ang kanyang mama ay nasa pabrika. Naghintay si Iris sa sala habang tinutungo ni Aling Susan ang gate. Wala pa bang mga kapatid mo? Biglang napaangat ang tingin ni Iris at nanigas sa kinauupuan. Nasa harapan na pala niya ang kanyang papa. Bigla si Iris na patayo mula sa kinauupuan at pasimpleng sumilip sa porch. Naroroon pa rin sa gate si Aling Susan at nakikipag-usap kay Mang Jess. Kitang-kita pa rin ni Iris nang magkayakap ang magkaasawa. Sinabi ko nang huwag silang lalabas ng bahay. Saan muli ng kanyang papa? Eh kung abangan sila ng mga tauhan ni Vicente, ayaw naman silang magsama-sama ng mga bodyguard. Hindi ba nagpaalam kung saan sila pupunta? Hindi po ugali ng mga kapatid ko ang magpaalam. Muling tumanaw sa gate si Iris. Paglapit na si Aling Susan. Balak sana niyang salubungin ang ginang, ngunit pinigilan siya ng matigas na tinig na kanyang ama. Saan ka pupunta? Napabalik si Iris sa sala. Nag-almusal na ho ba kayo? Natatarantang tanong ni Iris sa kanyang ama. Kanina pa. Hindi pa ba kayo aalis ngayon? Mamaya. May tawag ho yata kayo sa telepono. Hanga rin ni Iris na itaboy ang ama paakyat upang makausap niya ng maayos si Aling Susan. Baka kasi bigla na lamang magsalita si Aling Susan o may iabot sa kanya pagpasok na pag-aakala nag-iisa pa rin siya sa sala. Hindi ko narinig na dumunog ang telepono. Sabi ng kanyang papa, napakagatlabi na lamang si Iris. Anong gagawin ko? Kinakabahang tanong ni Iris sa isip.
Kilala niyang magalit ang kanyang ama. Baka hindi lang kulong sa mansyon ang abuti niya kapag nalaman ng kanyang ama na may komunikasyon pa rin siya kay Hector. Iris, heto na! Malakas nga sabi ni Aling Susa nang pumasok pa lamang ito sa front door. Heto na, heto na! Ang Alin Susan, formal na tanong kay Aling Susan ng kanyang papa. Natigilan si Susan at automatikong tinakasan ng kulay ang mukha nang makita ang kanyang papa sa sala. Tila ito rebultong nanigas sa kinatatayuan habang nakatago sa likuran ang mga kamay. Wala po, Mayor. Sagot ni Aling Susan. San ka ba galing? May paghihinalang tanong sa ginang ng kanyang ama. Sa gate lang po, Mayor. May kinausap lang pong tao. Sino? Napatingin sa kanya si Aling Susan. Maging ang baba ng ginang ay nanginginig na. Humihingi ng saklolo ang klase ng tingin. Lalong pinagmutlaan si Aling Susan nang lumapit ang kanyang papa. Pinanlikahan ni Iris ang mga mata ni Aling Susan bilang pahiwatig na huwag magsalita ng hindi magugustuhan na kanyang papa. Anong dala mo? Wala po, Mayor. Tugon ni Aling Susan. Ilang tad mo ang mga kamay mo? Ilang tad mo sabi? Tumas na ang tinig ng kanyang papa. Tuloy na pilitan na si Aling Susan na ilantad ang mga kamay. Ilang namumukadkad pa lamang na Daisy ang tanga ng mga kamay nito. Kanino nang galing ang mga bulaklak na yan? Tanong ng kanyang ama na mas malakas na tinig. Kay ano po? Alam ni Iris na unti-unti na rin tinatakasan ng kulay ang kanyang mukha habang magkasilikop ang kanyang mga kamay. Natatakot na siya sa kahihinatnan na iyon. Pero ano pa bang magagawa ni Iris kundi ihanda ang sarili sa galit ng kanyang ama? Wala nang iba pang paraan para malusutan nila ang sitwasyon niyon. Kanino? Nag-echo ang malakas na tinig ng kanyang ama sa apat na sulok ng kanilang sala. Kay Jess po. Sa wakas ay nasagot ni Aling Susan, sabay tungo. Nanliligaw po ulit si Jess, Mayor. Gusto pa niyang bumalik ako sa kanya. Ayoko po sanang tanggapin ang mga bulaklak na to pero sayang naman, nangako po siyang magbabago na. Saka lamang bumaba ang tinig ng kanyang ama. Huwag mong sabihin paniniwalaan mo pa ang mga sinasabi ng dati mong asawa. Hindi mo na maiaalis sa kanya ang bisyo niyang yon, Susan. Mag-isip-isip ka. Pagkasabi niyon ay saka lamang humakbang paalis ng kanyang ama. Saka lamang din si Iris nakahinga ng maluwag. Nasaan na po ang mga bulaklak? Sa lubong na tanong ni Iris nang bumungad si Aling Susan sa kwarto niya matapos ang makapagpigil hiningang tagpo sa sala. Naghiwalay sila kaagad matapos iyon upang huwag maghinala ang kanyang ama na may ginagawa sila na linggid sa kaalaman nito. Ay naku iha, inilagay ko na sa isang vase sa kwarto ko. Nakangiting tugon ni Aling Susan at nagsimula nang maglinis ang kwarto niya. Ho? Nakasalampak si Iris sa kama at nagbubuklat-buklat ng magazine. Di ho, ba't akin ang mga yon? Bigay sa akin yun ni Jess. May kumislap na kaligayahan sa mukha ni Aling Susan. Hindi po galing kay Hector? Nalaglag ang mga balikat ni Iris. Sa tingin mo kaya ay magbibigay ng mumurahayang bulaklak ang isang Saragosa? Matamlay na ipinagpatuloy ni Iris ang pagbabasa ng magazine. Nag-angat lamang siya ng paningin nang marinig ang sumunod na sinabi ni Aling Susan. Pero huwag ka mag-alala, iha. Ngumiti ang ginang ng buong tamis pagharap sa kanya. May sulat ka naman eh. Nasaan? Saka lamang iyon dinukot ni Aling Susan mula sa loob ng bra nito. Nanigurado lang ako. Nakangiting sabi nito. Pakapatibol sa ko'y silipin ng papa mo. Masayang niyakap ni Iris si Aling Susan. Thank you, Aling Susan. Pwede na ba ako mag-artista? Nag-thumbs up siya. Pwedeng-pwede na. Okay na kayo ni Mang Jess, no? Malapit na kayo magkabalikan? Hindi, oh. Pairap na sagot ni Aling Susan. Nakita ko yata kayo magkayakap. Palabas lang yon. Kung hindi, ay hindi niya maiaabot sa akin ang sulat ni Hector nang hindi nakikita ng mga osyoseren yung gwardya. Kailangan namin drumama para payagan akong lumabas at makipag-usap sa kanya ng mga gwardya na yon. Drama nga lang ba talaga? Nanunukso ang tingin ni Iris sa ginang. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Aling Susan sa kanya. Dear Iris,
It's funny, but I'm grounded sa tanda ko na to. Pero gusto ko rin ipaalam sa'yo na wala nang masasayo pa sa'kin ng gabing magkasama tayo. I couldn't sleep thinking about it. You're right, may paraan para magkita tayong muli at yun ay hahanapin natin. Ang kasayahan sa plaza sa bisperas ng kapistahan ng patron, isang espesyal na selebrasyon iyon na hindi pwedeng hindi daluhan ng mga kilala at nare-respetong pamilya sa Sampaloc. I'll wait for you, Hector. Nagpatuloy ang lihim na pagsusulatan ni Hector at Iris sa tulong ni Namang Jess at Aling Susan, habang patuloy pa rin sa pagsisiraan si na Mayor Salvador at Don Vicente. Nagsampa ng demanda ang papa ni Hector laban sa Kuya Sander ni Iris at magsisimula pa lamang ang hearing pagkatapos ng fiesta. Hanggang sa sumapit ang basperas ng kapistahan ng patron, taon-taon ay nagkakaroon ng pagdiriwang sa malawak na plaza sa bayan nila. Napupuno ng tao ang plaza na nababakuran ng rehas ng bakal tuwing basperas, kung saan nagkakaroon ng palabas sa harapan ng stage. Ang main gate ng plaza ay isinasara tuwing puno ang mga tao sa loob niyon. May mga upuan at mesa para sa mga maswerteng nakakapasok. Ang selebrasyon ay para sa lahat, subalit kahit na anong bagay ang mga walang kapangyarihan ang talo. May mga bantay sa gate at sa tuwi na ay mayayaman at kilalang tao lamang ang pinapapasok. Ang mga maliliit ay nagkasya na lamang na panoodin mula sa labas ang rehas na bakod o sumampa sa mga punong nakapaligid doon. Kanina pa malilikot ang mga mata ni Iris habang nakaupo sa harap ng isang mesa kasama ang buong pamilya niya. Pinararangalan ang pamilyang sama-samang dumalo kaya hindi pwedeng hindi siya isama ng kanyang papa gaano man siya nito iniiwas kay Hector Zaragoza. Gusto ko na umuwi, sabi ni Iris maya-maya sa pagbabaka sakaling payagan siya ng kanyang ama. Hindi pwede, sabi naman ng kanyang ama habang ang mga mata ay nakatuon sa entablado. Nagsasalita ang host ng kasayahan. Maya-maya lamang ay magsisimula na ang patimpalak para sa mga magagaling kumanta at sumayaw. Pagkatapos ay tatawagin ang mga taong nagkakamit ng parangal para sa taong iyon. Bagay na pinakihihintay ng papa ni Iris upang lalong umanin ng papuri at respeto mula sa mayayaman. Madalas ay mga kilalang tao lang naman ang nagkakaroon ng mga parangal. Hector, nasan ka na? Kung natuloy ang plano nila, ngayon sana pagbabatiin ang kanya-kanyang ama. Hindi mapakali si Iris sa kinauupuan nang sa wakas ay matanaw niya ang binata sa isang mesang nasa sulok. Kasama ni Hector ang papa nito. Nginitaan nila ang isa't isa. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, mag-uusap sila kahit saglit lang. Ang ganda mo, nabasa niyang sabi ni Hector. Ang gwapo mo, sabi naman niya. Nang maramdaman ni Iris ang pagsiko sa kanya ng kanyang ama ay saka lamang niya nagawang ibalik ang kanyang mga mata sa stage. Huwag kang gumawa ng isang bagay na ikakagalit ko, Iris. Pabulong na saad ng kanyang ama. Kung ayaw mong mapahiya sa harap ng mga taong to. Tiimbagang na napasulyap na lamang si Iris sa kanyang ina na wala rin namang magawa kundi ang tingnan siya. Maya-maya ay biglang nag-brown out. Pinuno ng iba't ibang ingay ang paligid. Halos murahin ng kanyang ama ang kumpanya nagpapatakbo ng elektrisidad sa lugar nila. Noon lamang kasi sila nagka-brownout habang may kasayahan sa plaza. Hindi napaghandaan ang mga organizer ng selebrasyon kaya matagal naghari ang kadiliman sa paligid. Maya-maya ay bigla na lamang may humila sa kanya paalis. Anong? Kung hindi pa naamoy ni Iris ang pamilyar na pabangon Hector, ay hindi pa siya sasama sa binata. Natataranta na sa paglikha ng liwanag ang mga tao. May nagbukas ng mga lighter, may nagsindi ng sigarilyo, may nagpapahanap ng gasera at kung ano-ano pa. Sa likod ng stage, doon lamang tumigil ang taong umaki sa kanya. Hector, ikaw ba? Hindi na naituloy ni Iris ang sasabihin nang bigla na lamang dampian ng mga labi ni Hector ang labi niya. Sa mga halik pa lamang na iyon ay nakatitiyak na siyang si Hector iyon. God, I miss you so much. Sabi ng binata nang pansamantalang pakaulan ang mga labi niya. I miss you too. Sabi ni Iris, ikaw bang gumawa ng paraan para mag-brown out? Hindi na iwasang tanong ni Iris. Hindi. Sagot ni Hector. Pero nagpapasalamat ako at nangyari ito.
Pagkasabi niyon ay muling hinagka ng binata ang mga labi niya. Tinugo ni Iris ang mga halik ni Hector. Wala silang pakialam sa paligid o sa nagkakagulong mga tao. Sa dilim ng gabi ay pilit nilang inaapuhap o sinasalat ang bawat bahagi ng mukha ng isa't isa. Ang iba ay naghahanap ng liwanag. Sabi na Hector nang muling palayain ang mga labi ni Iris. Pero ako, parang ayoko nang hintayin ang pagdating ng liwanag, Iris. Kung ang kadiliman lang ang tanging paraan para magkasama tayo ng ganito. Kailangan ko nang bumalik sa pamilya ko. Sabi ni Iris sa nanginginig na tinig, ngunit alam niyang hindi sumasang-ayon ang kanyang puso at katawan sa sinabi. No, please stay. Muli siyang hinagka ni Hector sa mga labi. May mga nagresponde na raw mula sa kumpanya ng elektrisidad. Ngunit may nasira daw na poste ng ilaw na kailangan pang ayusin. Nanatili ang kadiliman sa paligid. Nanatili rin ang ingay ng mga tao. Hanggang sa bigla na lamang umalingaw-ngaw na tinig ng isang lalaki sa megaphone. Maligayang kapistahan ng patrol sa inyong lahat. Sabi ng tinig ng lalaki. Saka lamang nila nagawang maghiwalay na Hector, ngunit nanatili sila sa likod ng stage. Pasensya na kayo. Muling sabi ng lalaki. Kailangan kong sumira ng isang poste ng ilaw upang makausap kayo. Mga dinadakilang pribilehyo. Ang mga makapangyarihang taong hindi basta-basta nakakausap ng mga pobre. Ang selebrasyong ito ay hindi para sa lahat. Ito ay para lamang sa mga kinikilalang tao sa Sampaloc. Sa mga taong kampanting nakaupo habang halos lahat ay humahaba na ang leeg ng mga maliliit na makapanood lamang ng kasayahang ito. Maaring hindi lahat sa inyo ay nakakakilala sa akin. Pero kilala ko kayo. Kayong lahat. Wala ni isa man sa inyo ang hindi namin pinagsilbihan. Palipat-lipat kami ng amo upang mabuhay. Nagbibilad sa araw sa mga lupaing hindi amin upang meron kami makain sa araw-araw. Nagmamaneho ng mga garan yung sasakyan. Ang asawa ko ay halos makuba sa paglalaban ng mga damit nyo at mabibigat na kortina at kumot kahit halos hindi na niya maasikaso ang aming mga anak. Sa kalagitnaan ng gabi, sa isang tawag nyo lamang ay handa kaming bumangon upang sundin ang ipinag-uutos nyo. Handa rin kami makipag-away, maipagtanggol lamang kayo sa mga kaaway nyo. Sa kaunting pagkakamali, halos patay nyo kami sa masasakit na salita. At anong kapalit ng lahat ng yon? Ang kaunting baryang pahagis nyo kung iabot sa amin? Nang pansamantalang mawala ang tinig na iyon, ay nagkakabingin na katahimikan ang naghari sa paligid. Nasaan ang tunay na kaluga ng kapistahan ng patron? Muling patuli ng lalaki, punong-puno ng hinanakit ang bawat salitang pinakakawalan nito. Hindi ba't nandito lamang kayo upang magpaligsahan ng kapangyarihan? Upang tumanggap ng mga papuring tanging ang mga pribilehiyo lamang ang maaari maggamit? Upang kunin ang simpatsya ng masa sa pansarili niyong interes? Mapalad kayo upang problemahin lamang ang mga bagay na maaaring sumira sa inyong pangalan. Habang nagbibingi-bingihan kayo sa mga daing ng mga taong nagugutom at naghihirap sa paligid ng nagtatayugan yung bahay. Muling nawala ang tinig ng lalaki at ang pumalit ay impik na pag-iyak. Nagutom ang mga anak ko nang maghari ang nakamamatay na init sa isang tang-araw. Namatay ang panganay kong anak. Nakainin niya ang panis na pagkain iniuwi ko mula sa tahanan ng mga Saragosa. Wala akong hindi nilapitan sa inyo ng mga panahong iyon, pero ipinagtabuyan nyo kami paalis. Nanganib sa panganganak ang aking asawa. Pinabayaan siya ng hospital dahil sa kawalan namin ng pera. Muli akong lumapit sa tahanan ng aking amo, ang mayor. Pero ipinagkait niya sa akin ang kaunting tulong na hinihingi ko. Lumapit ako kay Don Vicente, pero ipinagtabuyan niya lang ako. Namatay ang aking asawa. Lalong lumakas ang tinig nito. Namatay ang aking asawa't anak. Parang pinapako ang puso ni Iris sa mga narinig na iyon. Napaiyak siya. Listo naman siyang niyakap na Hector. Nabuhay siya sa karangian. Ang maliit na sentimo ay wala nang halaga para sa kanya. Pero ang taong yon, wala na. Patuloy ng lalaki. Wala nang pag-asa ang buhay ng katulad ko. Hindi nyo maintindihan ang katulad namin dahil hindi nyo maramdaman ang sakit na bumabaon sa mga puso namin. Kaya tama lamang ang ginawa ko. Tama lamang na iparamdam ko sa inyo ang sakit na iyon.
Mag-iisang taon nang patay si Attorney Luis Salvador. Mag-iisang taon na rin patay si Attorney Ricardo Zaragoza. Mahihimigan ang lungkot at pagsisisi sa tinig ng lalaki. Nilagyan ko ng kapangyarihan ang sarili kong mga kamay. Isang araw, tinanggalan ko ng preno ang kotse ni Attorney Luis Salvador. Na-aksidente siya at namatay. Baon ko ang sundot ng konsensya nang lisanin ko ang mansyon ni Mayor at lumipat sa mansyon ni Don Vicente nang palayasin niya ang lasinggerong si Jess. Muling naghari ang poot sa dibdib ko nang maalala ang aking asawa at anak. Kung ano ang nagawa ko kay Attorney Salvador, ganun din ang nagawa ko sa panganay na anak ng mga Zaragoza. Ninais kong magbago, subalit walang puwang ang pagbabago sa isang katulad ko. Naghiganti ako, pero pinagsisihan ko na yon. Tuluyan ang napaiyak ang lalaki. Hindi na kayang dalhin ang konsensya ko ang lahat. Patawarin niyo ako. Muling naghari ang ingay sa paligid. Paulit-ulit pa rin sinasambit nang hindi nakikilalang tinig ang mga huling salitang iyon. Hanggang sa umalingaw-ngaw ang sirena ng sasakyan ng mga pulis. Hindi nagtagal ay bumukas ang mga ilaw at nagkaroon ng liwanag ang paligid. Napasugod si Hector at Iris sa harap ng stage. Sa stage, nakaluhod na ang lalaking tumatangis, humihingi ng tawad. Punit-punit na kamiseta ang suot at maruming pantalong nakatupi ng pataas ang laylayan. Si Jason iyon, ang dati nilang naging driver at ng mga Zaragoza. Walang yaka. Malakas na sabi ng kanyang ina at dinaluhong ng sampal ang lalaki. Bakit ay dinamay mo ang anak ko, Jason? Walang kasalanan ng anak ko. Hindi lumaban o nagtangkang tumaka si Jason. Hinayaan lang ng lalaki ang kanyang ina. Tila kapwa silang pinanghinaan ang katawan ni Hector dahil sa mga narinig. Binalak-awatin ni Iris ang kanyang ina nang mapansin niya ang kanyang ama sa kinauupuan nito. Tulalang nakamasid lamang ang kanyang ama kay Jason na nasa stage. Banaag sa mukha ng kanyang ama ang hindi pagkapaniwala. Hitsurang sinampal na kagimbal-gimbal na katotohanan. Ganoon din ang ama ni Hector na napansin ni Iris na natigilan din sa kinauupuan nito. Nakapagtatakang hindi nagawang pairali ng dalawang kinikilang lang makapangyarihan ang lakas ng mga ito. Waring pinanghina ang dalawa ng deklarasyon ni Jason. Nakatungo naman ang mga kuya ni Iris na sina Carlo at Sander sa tabi ng kanilang ama. Hindi alam ni Iris kung ano ang kanyang mararamdamin ng mga sandaling iyon. Batid niyang ganoon din sa Hector. Sa isang iglap, lumabas ang katotohanan. Hindi isang aksidente ang nangyari. Sinadya ang pagkamatay ng kuya niya at ni Ricardo Zaragoza. Ang kapangyarihan, ang kayamanan, ang kalupitan. Ang mga iyon ang dahilan kung bakit inulila sila ng mga taong mahal nila. Iyon ang katotohanang dapat nilang tanggapin sa kanilang mga sarili. Naramdaman ni Iris ang paghawak na Hector sa kanyang kamay. Nang salubungin niya ang mga mata ng binata ay saka lamang niya naaninag ang namumuong luha sa mga iyon. Ito na ang hinahanap nating katotohanan. Sabi ni Hector sa kanya kasabay ng mapait na ngiti sa mga labi. Ang katotohanang maaaring magpabalik sa kapayapaan ng bawat isa. Pumatak na ang mga luha ni Iris. Sana nga, Hector. Sana nga. Nagyakap sila ng mahigpit. Wala pa silang balak maghiwalay nang bigla na lamang may humablot sa kanya mula sa pagkakayakap ni Hector. Kailangan na nating umalis. Sabi ng matigas na tinig ng Kuya Sander niya. Kanina pa nakaalis ang papa. Nag-usap ang mga mata nila ni Hector bago nagawang sumama ni Iris ng tuluyan sa kanyang kapatid. Nakalingon pa rin siya kay Hector habang tangay-tangay siya ng Kuya Sander niya palayo. Patuloy sa pag-agos ang mga luha ni Iris habang unti-unting lumiliit sa paningin niya sa Hector. Mapanglaw ang araw ng kapistahan ng patron. Pagtapos ng nangyari ng nagdaang gabi, halos wala nang gustong lumabas ng bahay. Nagkaroon ng katahimikan sa Sampaloc, lahat ng dako ng Sampaloc. Nagkaroon din ng katahimikan sa pagitan ng pamilya Zaragoza at pamilya Salvador. Nawalan din ng komunikasyon sina Iris at Hector. Si Jason nagumising sa natutulog na isipan ng lahat, ang lalaking responsable sa aksidente nangyari kina Luis at Ricardo ay nakakulong na sa presinto. Malabo nang maklabas pa siya ng bilangguan.
Dagdag pa ng pagbabalita ni Alex Susan kay Iris nang sadyain niya ito sa maid's quarter. Sinumpahan na siya ng kaso ng mama't papa mo at ng pamilya Zaragoza. May ilang sandaling natahimik si Iris habang nakatingin sa mga damit na inaampakan ni Aling Susan sa maleta. Aalis ho kayo? Tanong ni Iris. May magandang ngiting gumuhit sa mga labi ni Aling Susan nang luminga sa kanya. Nakausap ko ng mama't papa mo, Iris. Babalik na ako sa aking asawa. Hindi ba't nabanggit ko na sa'yo kahapon? Akala ko nagbibiro lang kayo. Hindi alam ni Iris kung matutuwa siya o malulungkot sa narinig. Nangangahulagan lamang iyon na hindi na niya makakasama ng madalas si Aling Susan. Napatunayan kong hindi na umiinom sa Jess. Sabi ni Aling Susan, mahabang panahon kong sinikil ang nararamdaman ko at pilit na kanilumutan sa Jess. May mga bagay akong dapat ipagpasalamat sa alitang naganap sa pamilya niyo ni Hector. Kayo ang muling naglapit sa amin ni Jess. Tinuruan niyo kaming muling buhayin ang damdaming pilit naming pinatay sa loob ng mahabang panahon. Maluhaluhang niyakap ni Iris si Aling Susan. Natutuwa ho ako para sa inyo. Ang tanging nasabi ni Iris. May naramdamang kaligayahan si Iris nang lumabas siya mula sa pabrika ng kanyang ina ng hapon na iyon. Iyon ang unang araw niya sa pabrika matapos niyang hilingin sa kanyang ina na gusto niyang magtrabaho. May dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Sabi ni Iris habang sakay ng kanyang sasakyan. Wala na siyang nadaraan ng welga ng mga nadedehadong manggagawa sa bayan. Posibleng nagising na ang mga may-ari ng iba't ibang establemento ng kanilang lugar at binigyan na ng benepisyo ang mga manggagawa ng mga ito matapos ang nangyari sa plaza. Biglang naitabi ni Iris ang kanyang sasakyan ng matanaw niya sa Hector sa plaza kung saan naroroon at nagtatrabaho ang ilang mga kabataan. Bumaba si Iris at may ngiti sa mga labang pinanood ang binata habang nakikitulong sa pagbibintura ng ilang bahagi ng plaza. Iris! Nagulat siya sa kinatatayuan nang marinig ang tinig ni Hector. Namalayan na lamang ni Iris na nakalapit na ang binata. Nababalot ng pintura ang mga kamay. Hi, sabi ni Hector at tipid ng umiti. Hi, what's this? Curious na tanong ni Iris sa binata. Nag-organize ako ng grupo. Pagbibigay alam ni Hector. Inipan ko ang mga kabataan gusto makatulong sa bayan bilang pagsisimula ng aking mga proyekto. Napagkasundoan naming linisin at baguhin ang plaza. Magpapatanim kami ng mga punong kahoy rito at sa iba pang dako ng sampalok. Wow! Napangiting na pailing si Iris. Kakandidato ka? Umiling si Hector. Gusto ko lang ipagpatuloy ang naumpisahan ni Kuya. Anyway, hindi na tumutol ang papa sa mga gusto kong gawin ngayon. Kamusta ang papa mo pagkatapos ng... Hindi iyon nagawang ituloy ni Iris. Sobrang tahimik ni papa ngayon. Sagot ni Hector. Walang nakakaalam kung anong laman ng isip niya. Madalang siyang magsalita ngayon sa mansyon. Minsan ay natutulala siya na parang may malalim na iniisip. Ganun din si papa. Sabi ni Iris. Parating gusto niya mag-isa. Minsan ay parang wala sa sarili niya. Lahat ng sinasabi ng mama ay tinatanguan na lang niya. Malaki ang ipinagbago niya ngayon eh. Umpisa na ng katahimikan. Napangiting saad na Hector. Sana. Hey! Why don't you join us? Baka gusto mo kaming panoorin habang nagtatrabaho. Hindi naman yata tapag basta na lamang ako manood sa inyo. Nakangiting sagot ni Iris. I could be of help. Well, whatever you wish. Balak nang sumama ni Iris kay Hector sa plaza nang bigla na lamang may tumawag sa kanya. Nang lumingon sila nang pinagmulan ng tinig ay iyon ang nakita ni Iris ang Kuya Sander niya. Sinong nagbigay sa'yo ng pahintulot na kausapin ng lalaking yan? Uwi. Utos nito sa kanya. Hindi pa nakakasagot si Iris ay halos kalad ka rin na siya ng kapatid paalis. Tinangkang pumigil ni Hector ngunit tinabig lamang ng kanyang kuya ang kamay ng binata. Hindi porke lumabas na ang totoo ay may laya ka nang makipag-usap sa isang Zaragoza. Sabi pa ng kuya niya na sa kanya. Hindi na ako pinagbabawalan ni papa na lumabas ng bahay. Inis na katwira ni Iris sa kapatid. Wala ka ng karapatin na gawin to sa akin.
kaaway pa rin ang turing ko sa kanya. Pagkasabi niyon ay sapilitan na ang pinasakay si Iris ng Kuya Sander sa kanyang kotse. Go home. Taboy ng kapatid sa kanya. Now, wala siyang nagawa kundi ang sumunod sa utos ng kapatid. Iniwan ni Iris ng malungkot ng ngiti si Hector bago tuluyang pinatakbo ang kanyang kotse. Ilang araw na ang nakalilipas magmula niyon. Hindi inaasahang mararatnan ni Iris ang kanyang papa sa Mauliseum. Sa lumipas ng mga taon ay hindi nila ito napilitan na bumisita sa puntod ng kanyang kapatid. Isang paraan daw iyon upang makalimutan ng kanyang ama ang pagkamatay ng Kuya Luis niya. Papa? Sambit ni Iris nang makalapit sa ama. May malungkot na ngiting sumilay sa mga labi ng kanyang ama, nangyayain siyang maupo sa tabi ng ama. Hindi ko po alam na nandito kayo. Mahinang sabi ni Iris. Wala akong ginagawa sa munisipyo kaya naisip ko't dalawin ang kapatid mo. Hindi mo ito dating ginagawa. Napabundong hininga ang kanyang ama bago muling nagsalita. Panahon na para tanggapin kung wala na ang Kuya Luis mo. Sinisiko at sinumbatan si Jason sa ginawa niya pero mas dapat ko palang sisihin ang sarili ko. Ang kapatid mo ang nagbayad sa mga kasalanan ko. May sumungaw na luha sa mga mata ng kanyang ama. Pa, ginagap ni Iris ang palad ng ama. Patawarin mo ako, Iris. Patawarin niyo ako kung binulag ko ang hangaring maging makapangyarihan sa Sampaloc. Binulag ako ng kapangyarihan, ng yaman, ng kasakiman, ng inggit. Oo, tama. Nagsimula ang galit ko kay Vicente, hindi sa pagkamatay ni Luis. Noon pa, nagagalit na ako sa kanya hindi dahil sa may ginawa siyang kasalanan sa akin, kundi dahil naiinggit ako sa kanya, sa yaman at sa kapangyarihan niya. Nang mamatay ang kapatid mo, nagkaroon ako ng dahilan para magalit sa kanya. Para akong naumpog sa bato sa mga sinabi ni Jason. Tama siya. Walang pinaiiral ang mga kilalang tao kundi ang inggit at pagkamakasarili. Ang pagpapaligsahan ng mga kapangyarihan habang may mas matinding suliranin ang ibang tao. At ako? Ako na isang mayor. Isang pinuno na dapat ay nangunguna sa pagpapakita ng kabutihan ay walang nagawa upang tulungan sila. Sa kabila ng ginawa ni Jason, hindi ko na makuha magalit sa kanya ngayon kundi sa sarili ko. Pinagsamang kalungkutan at kaligayahan ang naramdaman ni Iris. Nang masalubong ang nakangiting mga mata ng Kuya Luis niya sa litrato na nasa ibabaw ng puntod. Kaarawan ng pagkamatay ni Ricardo Zaragoza, nagkaroon ng padasal at salo-salo sa mansyon ng mga Zaragoza. Kanina pa pasulyap-sulyap sa Hector sa kanyang ama na nasa porch. Nakatanaw ito sa gate na mukhang mahinihintay ng mga panauhin. Idarating pa ba? Tanong na Hector sa kanyang ama nang lapitan niya. Nakaalis ng ibang mga bisita. Isang buntong hininga ang isinagot ng kanyang ama. Mabait si Ricardo, sabi ng ama. May puso siya para sa kapwa. Kaya siguro siya kinuha kaagad sa atin ng Diyos. Totoo ang kasabihang matagal mamatay ang masamang damo. Kaya hanggang ngayon ay naririto pa rin ako, Hector. Unti-unting pinahihirapan ang konsensya ko. Sa isang iglap, hindi ko na makita ang kahalagahan ng yaman at karangyaan na kapaligid sa akin. Hindi alam ni Hector kung ano ang mararamdaman niya sa narinig na sinabi ng kanyang ama. Nang mamatay ang mama mo at kapatid mo, para akong mawawala sa sarili. Pagpapatuloy ng ama ni Hector habang nananatiling nakatanaw sa gate. Sa hindi kaagad pagkakahuli sa mga salarin, wala akong ibang masisisi. Ibinaling ko ang puot sa mga Salvador nang wala akong sapat na dahilan na katulad ng puot na itinanim nila sa atin. Upang sa huli ay gisingin ko ang isang katotohanan na walang katuturan ang lahat ng galit na itinanim ko sa kanila. Ibinaling ko sa ibang galit ko, sa sarili ko dahil wala akong magawa upang mailigtas ang kuya at mama mo. Ngayon, nananariwa sa aking isip ang pagkawala nila. At naisip kong kaya siguro hindi ako nagkakaroon ng katahimikan ay dahil alam kong ako ang nagkamali pero hindi ko magawang patawarin ang sarili ko. Natural na magalit ako sa taong responsable at pagkamatay nila pero alam kong hindi na maibabalik ng lahat. I'm so sorry, son. I guess, hindi kayo dapat sa akin humingi ng tawad. Sabi na Hector.
sa mga taong nasagasaan nyo, kay Mama at kay Kuya, at sa mga Salvador. Dugtong ng kanyang ama na hindi niya masabi-sabing salita. Darating kaya sila? Bakit? Nagtatakang tanong na Hector sa ama. Pinadalhan ka sila ng imbitasyon. Pupunta tayo sa bahay ng mga Zaragoza? Malakas na tanong ng Kuya Sander sa kanilang ama. No way! Anong no way? Dinuro ng papa nila ang kanyang kapatid habang inaayos ng kanilang ina ang kwelyo ng pole ng ama. Sasama ka sa ayaw at gusto mo. Hihingi kayo ng tawad ni Carlos sa nagawa niyong kasalanan sa kanila. Napapangiti na lamang na napapailing si Iris. Bihis na rin siya ng mga sandaling iyon. Actually, lahat tayo dapat ay humingi ng tawad sa kanila. Nakangiting saad ng kanilang ina na nakabihis na rin. Hindi ba, Iris? Exactly, Mama. Pagsang-ayon niya sa kanyang ina. Anong masasabi mo, Kuya? Sabay-sabay silang napatingin sa Kuya Carlo niya na noon ay tahimik lamang na nakaupo sa sofa ngunit nakabihis na rin. Maya-maya ay bigla na lamang ito ng pamura sa inis. Hindi kay Hector sa mga Zaragoza kundi sa Kuya Sander niya. Ay, diyo mo itong stupido ka! Duro ni Kuya Carlo niya kay Kuya Sander. Nainis tayo sa mga Zaragoza ng walang dahilan. Ikaw tong inggitero eh. Idinamay mo pa ako. Anong ako? Sino bang mas matanda sa atin? Ipinagpipilitan mong galit tayo sa mga Zaragoza. Ako naman tong si Gago, naniwala sa'yo at sa mga sulsul na mga kaibigan mo. Tapos na yun, sabi ng kanilang ama. Pagkakataon nyo na upang ayusin ang gusot na nagawa nyo. Mauna na ako sa van. Mangiti sa mga labing paalam ni Iris sa mga ito bago umuna sa pagtungo sa garahe. Pumaparada pa lang ang sasakyan nila sa driver ng mga Zaragoza ay naghihintay na sa harapan ng front door ang mag-amang Hector at si Don Vicente. Hindi naging ganoon kadali ang reconciliation. Nag-usap ang ama ni Hector at ang ama ni Iris. Ang pag-uusap na iyon ay nagpatuloy hanggang sa pagkainan. Sabihin niyo nang gusto niyong sabihin, Carlo Sander. Maya-maya ay utos ng kanyang papa sa kanyang mga kapatid. Nagkatinginan muna ang dalawa. Maya-maya lamang ay naririnig na ni Iris ang tinig ng Kuya Carlo niya. I wanna say sorry for everything. Seryosa ang mukhang sabi ng Kuya Carlo niya kay Hector. I hope you forgive me, Hector. Pwede rin tayo maging magkaibigan katulad ng pagkakaibigan ni na Kuya Luis at Ricardo. Napatingin muna sa kanya si Hector bago sumagot. Nang magtama ang kanilang mga mata, walang kapantay na kaligayahan ang nadama ni Iris. Nakakatunaw talagang tumingin ang mga mata ni Hector. Lalong gumwapo si Hector sa kanyang paningin. Pagkatapos ng mga nangyari, pagkatapos ng mga nababalitaan ni Iris na kaabalahan ni Hector sa mga proyekto para sa Sampaloc, lalo lamang napapamahal sa kanya ang binata. I'm sorry din, Carlo. Sagot naman ni Hector. Pagkatapos niyon, ay sa kanyang Kuya Sander naman napatingin ang lahat. Tila ayaw pa rin makipag-ayos kay Hector ng kapatid. Kung hindi pa ito tinapik ng kanilang papa sa balikat, ay hindi pa ito magsasalita. I'm sorry. Sabi ng Kuya Hector niya na hindi makatingin kay Hector. Pero hindi tayo pwedeng maging magkaibigan. Hindi tayo compatible. Kayo na lang ni Kuya Carlo. Ang sakit mo sumuntok eh. Nagkatawanan na lang ang lahat. To make the long story short, nagkaayos din ang dalawang pamilya. Akala pa naman ni Iris ay magiging maayos na rin ang lahat sa kanila ni Hector pagkatapos niyon. Pero sino iyong bigla na lamang sumulpot habang naghahapunan pa rin siya sa mansyon ng mga Zaragoza? Good evening, everyone! Nakangiting bungad ng isang babae sa komedor. Lahat ng mga mata ay napako sa babae. Sexy, maganda, aristokada ang babae. Pinatuloy na raw ang babaeng maid nang sabihin ng babae na isa ito sa mga bisita na inaasahan ng mag-ama. Oh, sorry if I disturbed you. Sabi pa ng babae sa maarteng tinig. My name is Erica Villar, Hector's fiance. Natigilid ang lahat maging si Hector ay natulala. Muntik namang mahulog si Iris mula sa upuan ng marinig. Lalo na ng animoy, sawang lumingkis kaagad ang babae kay Hector at humalik sa mga labi ng binata. Tulala pa rin ang lahat ng nakamasid. Hindi ako dapat naniwala sa matatamis na salita ng lalaking yon.
Nanggigigil na inis na sabi ni Iris kay Aling Susan ang minsang bumisita ang ginang sa kanila. Nagsasama na raw si Aling Susan at Mang Jess sa kubo sa bukid. Masaya naman daw ang mga ito lalo na at totoong kinalimutan na ni Mang Jess ang alak. Mas maganda sigurong magkausap kayong dalawa ng masinsinan. Payo ni Aling Susan. Huwag niyo nang paabahin ang gulong ito katulad ng alitan noon ng mga pamilya niyo. Hindi na ako makikipag-usap sa kanya. Mariing sabi ni Iris habang kanina pa paroon at parito. Nakaupo naman sa garden set si Aling Susan at ang memeryenda. Kung ano-ano sinabi niya sa akin, pagkatapos may iniwan pala siyang girlfriend sa Amerika. I hate him. Kasintahan nga ba niya? Hinalikan siya ng babaeng yun sa harap ko, Aling Susan. Gigil na kwento ni Iris. Kitang-kita ng mga mata ko kung paano siya landiin ang babaeng yun. Hindi na siya nilubayan. Umalis ako kaagad dahil inis ako. Kayo na ba na Hector? Biglang natigilan si Iris. Naging sila nga ba? Wala yata siyang narinig na sinabi na Hector na mahal siya ng binata. Ang natatandaan lang ni Iris na sinabi na Hector ay gusto siya nito. Pwede na sigurong mutual understanding ang namagitan sa kanila pero walang dahilan para tawagin nila ang isa't isa na magkasintahan. He just wanted to make fun of me. Tuluyan ang napahulgulhol na sabi ni Iris. Dati pa naman talaga, sinabi niya sa akin na hindi siya magkakagusto sa akin eh. Dahil maliit ako. Dahil isa akong unano, pinaglaroan niya lang ako. Hindi naman siguro ganon, sabi ni Aling Susan. Mag-usap na kaya kayo? At anong gusto niyong gawin ko? Puntahan siya? No way on earth, please. Hindi na ako magpapakagaga sa kanya. Uminom muna ng juice si Aling Susan bago muling nagsalita. Hindi mo na siya kailangang puntahan sa kanila dahil nariyan na siya. Casual na saad ng ginang. Ang totoo niyan, sabay-sabay kami nagpunta rito. Pinuntahan niya kasi ako sa bukid at humingi siya ng tulong sa amin ni Jess. Ayaw mo raw kasi siyang kausapin. Oh, haya na pala eh. Saglit na natigilan si Iris sa kinatatayuan. Paparating na nga sa Hector kasunod ni Mang Jess. Mukhang kanina pang ang nakatambay ang mga ito sa labas ng gate. Nainip na marahil ang dalawa kaya tumuloy na. Simula naman kasi nang magkaayos ang mga pamilya nila. At makulog si Jason ay hindi na naging mahigpit ang papa ni Iris. Pinawasan na rin ng kanyang ama ang mga gwardiya at bodyguards. Oh my God! Pabulong na sabi ni Iris. Anong gagawin ko, Aling Susan? Eh di kausapin mo si Hector. Payo ng ginang habang patuloy sa pagkain. Wala nang iba pang pwedeng gawin. Nagkahiwalay kami ni Jess ng mahabang panahon dahil pinairal namin ang pride. Huwag niyo nang tularan ang maling gawain ng matatanda at kayo rin ang mahihirapan. Nang makalapit si Mang Jess ay sinaluhan na ng matandang lalaki sa pagkain si Aling Susan. Nako, ang tagal ko rin hindi nakatikim ng ganito kasarap na pagkain ah. Huwag ka nang maingay, Jess. Sabi ni Aling Susan sa asawa. Kumain ka na lang at nang makapag-usap naman ng maayos ang mga bata. What are you doing here, ha? Huh? Nakapamaywang na tanong ni Iris kay Hector na makalapit ang binata sa kanya. May gana ka pang magpakita sa akin pagkatapos mong i-display ang babae mo? First of all, I wanna ask you something. May tipid na ngiting gumuhit sa mga labi ni Hector. Bakit ba basta ka nalang umalis ng gabing yun? Basta mo nalang akong iniwasan at hindi kinausap? Basta ka nalang nagalit? May gana ka pang magtanong? Nanggigigil na rin sa inis na sabi ni Iris. I'm just wondering, nagsiselos ka ba? Hindi ka agad siya nakasagot. At nagtanong pa sa isip-isip niya. May relasyon ba tayo para mainis ka sa ibang babaeng lumalapit sa akin? Sumunod na tanong ni Hector. Ano ba ako sa buhay mo? Wala. Halos maiyak ng sagot ni Iris. Wala. Hindi ko nga alam kung bakit ako nagkakaganito eh. Siguro nga, ang tanga-tanga ko. Oo, tama. Wala tayong relasyon. Walang dahilan para mainis ako sa kahit sinong babaeng iparada mo sa harapan ko. Yung nangyari sa atin nung isang gabi, yung hinalikan mo ako. Wala naman yun sa'yo, di ba? Gusto mo lang naman akong pagdaruan, di ba?
Kahit kailan, hindi mo talaga ako magugustuhan, di ba? Tuluyan ng hindi napigilan ni Iris ang sarili. Nalaglag na ang mga luha niya. Awang-awa si Iris sa sarili. Umiiyak siya sa harap ng lalaking wala namang gusto sa kanya. Parang sinaksak ng punyal ang kanyang puso. Hindi na matatagalan ni Iris ang tagpong iyon, kaya mabilis siyang tumalikod paalis. Bigla siyang pinigilan ni Hector sa kanyang braso, dahilan para matigilan siya. I was just kidding, Iris. Sabi ng binata na biglang nagseryoso. Sa akala mo ba, hindi ako nahihirapan sa ginagawa mong pambabaliwala sa akin? Nasasaktan ako pero naisip ko na wala rin naman akong karapatang mag-demand sa atensyon mula sa'yo. Siguro lang ay hindi mo naman ako gusto kaya nilalayoan mo na ako ngayon tapos ng misyon natin na paglapitin ang pamilya natin. Pero sa ilang araw na nagdaan, ni isang saglit ay hindi ka nawala sa isip ko. Kahit anong mangyari, kailangan mo pa rin malaman na mahal kita. Iris, mahal kita. Otomatikong pumihit paharap si Iris kay Hector at bahagya niya ng tinampal sa pisngi. Pagkatapos mo akong ipahiya sa kanila, sasabihin mong mahal mo ko? That's the truth. Nakahawak sa pisngi na sampal na sagot ni Hector. That's what I feel. Masyado kasing mabilis ang mga pangyayari. Ayoko naman basta na lamang sabihin mahal kita pero hindi pa naman ako sigurado. Diba? Dapat nag-usap muna kasi tayo. Nakita mo lang si Erica nag-react ka agad. Hindi po pa naririnig ang explanation ko kung ano-ano nang sinabi mo tungkol sa akin. Eh sino nga ba kasi si Erica sa buhay mo? Galit na tanong ni Iris kay Hector. Fan. Napangiting sagot ng binata. Fan? Napataas kilay siya. Kidding aside, dati ko siyang kasamahan sa trabaho. Saka lamang bumalik ang ngiti sa mga labi ni Hector. May gusto siya sa akin. Umiwas na ako. Buntot pa rin ang buntot. Ni hindi ko nga alam na nasundan ako nandito eh. Ang sabi niya, nag-check-in siya sa isang hotel sa bayan. Nang mabalitaan yung may magaganap na salo-salo sa mansyon, saka siya nagbunta ron. Bigla na lang niya akong hinalikan. Hindi ko kontrolado yun ha? Totoo? Saka lamang bumaba ang tono ni Iris. Bakit ka naman nagbalik? Sabi ni Iris sa inis na tono. I swear. Itinaas pa ni Hector ang isang kamay. Kinausap ko na ng maayos si Erica. Sabi ko sa kanya, ikakasal na tayo. Kung alam ko lang na iyon ang magpapatigil sa kanya sa pagsunod sa akin, edi sana. Noon ko pa sinabi sa kanya na ikakasal ako. Talaga? I love you, Iris. Mahal na mahal kita. Corny mo ha? Pinahit ni Iris ang luha sa kanyang mga mata. Pero sorry. Okay lang. Remember, we are promoting peace and order dito, diba? Hinawakan ni Hector ang mga kamay niya. Kaya sana naman sa susunod, kausapin mo muna ako bago ka magalit. I promise. Pero, love mo ba talaga ako? I love you so much, Iris. Ikaw lang ang babaeng mahal ko at mamahalin habang buhay. Saka lamang sumilay ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. And I love you too, Hector. Saka lamang sila nagyakap ng mahigpit. Ingatan mo yung sis ko, kung hindi, ipapabugbog kita. Malakas na sabi ng Kuya Sander na nasa terrace pala ng mga sandaling iyon at mukhang kanina pa nakamasid sa kanila. Nag-hand salute sa Hector sa kanyang kapatid. Maangas pa rin ang kuya niya sa mga Zaragoza pero simula nang magkaayos ang mga pamilya nila ay tinigilan na ng Kuya Sander niya ang mga kalokohan nito. Takot lang ang kanyang kapatid matanggalan ang privilege ng papa nila. Iyon ang banta ng papa nila sa Kuya Sander niya sa oras na may ginawa ito at mga kaibigan laban kay Hector. Patuloy naman sa pagkain sila Aling Susan at Mang Jazz na tila walang pakialam sa paligid. Muli silang nagyakap ng mahigpit na Hector. Pagkatapos ay magkaakpay na tinungo nila ang sasakyan ng binata. Noon lamang sila nagkakasama ng walang pinapangambahan o kinatatakutan. Noon lamang nila ganaptar na palaya ang kanilang damdamin. Gagalugarin nila ang lahat ng sulok ng sampalok. Magtutulungan tayo para tuluyang ipaipalaganap ang kapayapaan at pagmamahalan sa lugar na ito. Sabi ni Hector. At magsisimula tayo sa ating mga sarili. Dugtong ni Iris. Ang sampalok ay magiging para sa lahat. Muling sabi ni Hector.
at hindi lang para sa mga taong may mayaman at kapangyarihan. Iyon lamang at pinatakbo na ng binata ang sasakyan nito. Napahiyaw si Iris sa labis na kaligayahan. Masaya na ang mga tao sa Sampaloc nang sumapit ang sumunod na kapistahan ng patron. Hindi lang mayayaman at kilala ang komportableng nakaupo sa plaza. Wala na ang rehas na bakal na nakabako doon. Ang lahat ay maaari nang pumasok upang makisaya. Ang Sampaloc ay para sa lahat, mahirap man o mayaman. Makalipas ang 2 buwan, dinaos ang marangyang kasalan ni na Iris at Hector. Lahat ay welcome, mahirap man o mayaman. Ang 2 pamilya na dating magkaaway, ngayon ay magkasundo na sa lahat. Masaya ang lahat. Ang sarap sa pakiramdam na nagmamahala ng lahat. Makalipas ang 1 taon, mayroon ng 1 anak si na Iris at Hector. Magkatulong pa rin sila sa pagpapalaganap ng katahimikan, kalinisan, respeto sa isa't isa at pagtutulungan sa lugar nila sa pangunguna ni na Mayor Carlito Salvador at Don Vicente Zaragoza. I realized that forgiveness is not about accepting someone's apology or excusing their behavior. It means understanding fully that a person made a mistake but is worthy of a second chance and letting it go. Forgiveness is the final form of love. It takes a strong person to say sorry and an even stronger person to forgive. Muli po, thank you so much sa walang sawa niyong pagsuporta sa Cyril Love Story. Take care always and God bless.